Uy, nagre-record. No, wala. Recorded na. Nagre-record. Oo. So, si Ben, medyo, ano na, filtered na yung ating sasabihin. Oo, meron na yung finishing. Pastor naman eh, nagre-record pa eh. Oo. Buti nga nag-record ka dati. Pinanood ko kaya yung mga ibang ano no, video. Pinutin mo lang. 475. 475. Dali ah. 475-68-7. No, no. 47-56-87-7-9981. Oo. At pag nalulungkot kaya ako, pinapanood ko yung kwentuhan natin dati. Ano rin yun, di ba? Apat ba yun? Lima? Tatlo? Hindi ko maalala. Ganun. Parang kasi meron doon na ano, wala ako yung naka-messenger kayo. Oh, ikaw pinag-uusapan namin. Oo. Kaya pinanood ko, mahirap na. Nandun pa rin yun, di ba? Nawala na si Ate Oy. Bakit hindi pa na? Sana sila? Tayo lang ba? Eh, sila Noel, ano? Sila Noel ang... Sila Noel, ano? Parating na. Nag-message. Buti pumayag si Lynn, no? Salita ka, Benny. Tinanggal ko yung ano eh. Narinig mo kami? Oo. Ayun, okay. Na kahit sita ko eh. Medyo maingay lang tong ano na to, Jet. Mas maliwanag siya ngayon. Oo. Oo. Sa kanina na. Sa hey, ano Benny, siya? Kamusta ka na? Ito, okay lang. Doing great. Ha? Doing great. Kamusta naman dyan sa Amerika, Benny? Ito, medyo malamig-lamig na. Malamig-lamig. Marami ba Amerikano dyan? Ha? Marami ba Amerikano? Marami. Galing nilang mag-English to. Kahit bata pa. Kahit batang-bata, galing mag-English to. Oo. Yet. Yan ang multitasking. Si Nobel tsaka si Benny, multitasking. Oo nga. Ang multitasking ko na, minamanan siya. Nobel, sexy ka pa dun sa wedding picture mo. Ay, ay nako, kaya lagi yan nandyan to remind me. Hindi ko na nakikita yung babaeng yan eh. Sino ba yan? Nakakatuwa naman, nandiyan talaga sa likod mo. Ayan yung yan lang yung ano eh, design dyan eh. Ito naman, tagawa to nung panganay ko nung ano pa lang siya. Siguro 9 years old siya. Ah. Oo. Kaya dinidisplay ko para at least kita niya nandiyan. Tapos nilagyan niya. Oo, yung pangalan namin. Wow. Nilagyan niya ng ano, ng ibig sabihin. Oh. Day pala to. Talagang. Ilan taon na anak mo, Nobel? Yung panganay mo? Ngayon? 26 na yun. May anak na nga eh. Wow. Meron ko na pala ano? May apo ko na pala? Dalawa na sila. Isang 4 years old. Tsaka isang 9 months. Anak ako, hindi pa ako ready. Na panganay ko 9 months. Sabi ko, hindi pa ako ready. Na ano? Na magkapo? Oh. Bakit ikaw pa ready? Bakit kailangan ready? Yeah, ano? Ano? Anak mo. Bakit huh? ikaw ba magpapalaki no? Bakit ikaw ang hindi pa ready? Hindi. Kapapasok lang ng anak ko sa ano eh, college eh. Namimiss ko na. Oo, hindi pa. Kasi hindi nasa pa. Ano siya? Nasa labas siya? Nasa South Carolina?
Ako ready na ako, wala na akong book eh. Naka ready ka nang magkaapo? Sarap magkaapo. Okay lang kahit na okay lang pagtapos na. Oo. Pagtapos na 'yung mga pagtapos na 'yung anak mo, okay na 'yun. Oo. Oo nga. Oo naman. Oo naman. Graduate na wala nang boyfriend. Okay, graduate lang ngayon. Kinabukasan magkaawa na, okay na 'yun ha. Oh, actually, yung ano ko, yung okay, pangalawa ko nagkaanak sila, ano, third year college lang siya noong. Oh, eh. Pero pinilit okay, naman niya makatapos ng Diyos, nakatapos naman. Si EJ yun. Eh, yung importante doon, makatapos eh. Katapos naman, ayun, nasa Japan yun. At least may apo ka lang maganda, di ba? Ay, oo. Ganda nung apo mo. Napakadaldal, grabe. Napakadaldal. Lagi niya sinasabi sa akin, Wawa, are you mad? Pagka pinagsasabihan ko siya, are you mad? You don't love me anymore. Ganyan siya. Nasaan siya? Nasa Japan? Hindi. Si EJ, yung daddy niya. Yung tatay. Okay. Pero yung mommy niya, tsaka siya, nandiyan sa, malapit lang dito sa amin. Nag-apart muna siya. Bakit Japanese ba na pangasawa? Hindi. Taga dito. Ah, Pilipino rin. Tatrabaho lang. Kaya lang nagtatrabaho siya doon sa Japan. Ah, I see. Nakapunta lang niya, di ba, sa Japan? No, last year, February, bago na mag-lockdown. Pansin mo lang, bakit yung mga bata sa Pinas, mga Inglesero, no? Kasi yung mga parents eh. Sina ang nung pinasok namin siya naka sa online ano preschool. Alam mo nung ano ng teacher sabi, "Mommy," sabi niya, "meron kami may subject po ng Filipino at po siya mag-Tagalog." Eh ko ba sa mga na mommy niya? Kami kasi may mga salita tayo sa Tagalog na ang hirap niya ano sa English, di ba? Arang pagka walang po, walang opo. Oo nga. English. Eh, pag tinuturuan ko. Di ba ng mga bata tayo, yung Pilipino, parang yung pinakamadaling subject, di ba? Pilipino eh. Oo. Pero ngayon, parang, bakit ang Pilipino ang hirap na hirap yung mga, napansin ko lang. Oo, hirap na hirap talaga sila. Totoo yun. Tayo naman okay ang Tagalog at Filipino at English natin noon, di ba? Oo. Limited lang nga yung English, pero... Pero talagang bihas. Ngayon, hindi. Dito kasi ngayon kasi puro online, puro English na lahat. Lahat yeah. Ng mga pinapanood. Marunong pa ba silang magsulat? Baka puro keyboard na alam ng mga puro shortcut na. Ano na, di nagsusulat, nagte-tracing. Madaling mapagod ngayon ang kamay nila kasi nga, hindi laging sinasanay. Lagi niya sinasabi, Wawa, I'm tired. Ganyan siya. I'm tired na daw dun sa pagsusulat. Anong tawag niya sa'yo? Wowa. Tsaka Wowa. Wowa. As in parang lola. Eh, parang lola na W. Ewan ko ba? Parang lola. Cute version ng lola. Parang ganun. Pad, kamusta pad? O kaya yan. Naman mag-update. Updated na eh. Oo nga. Update sa mga buhay. Ito, tumatanda na. Matanda na tayo. Oo nga, ina, grabe. Sa November. Oh, may magbo-birthday na dyan eh. Kailan nung malapit na, oh. Oo. Sino? Dipad. Birthday ni Dipad. Patagdagan naman birthday. Ah, birthday ko sa... Patagdagan naman ang ito. Kailan bang birthday ni Dipad? 12. September 12? Mauna ka muna, Jet. May mauna ka, di ba? si Bilog January. Tagal pa ako. Wow, na talaga yan. Tanda mo kagad ako. Tagal pa. Wala na, dapat hindi na nagba-birthday kasi tumatanda eh. Diba hindi nataan ako? Mga ano? Eh, hindi nyo pala makikita, no? Yung postpone. Oo. Yung Pasko nga. Parang bundok. Diba? Sabi ka na, ito na yung ating tour. Oo nga, bundok nga. Alam, bundok.
Hmm. Parang nasa ano ka lang? Nasa para ka nasa ano lang, ha? Tarlac lang, ha? Oh, parang papuntang Laguna lang yan, eh. Malayo itong pinahay ko ngayon, eh. Ang dalamon truck yung kay mga ano, kay Kapitan. Alala niyo yung truck dito. Oo, yung truck. Speaking of Kapitan, buhay ko ba si Kapitan? Ang kuna matay siya. Ha? Ano ba sinasabi natin? Nunez? Sino Kapitan? Nunez. Oh, Nunez. Parang nabalita ko nga na matay na siya. Oh? Oh, gano'n? Oh, wala akong balita. Oh. Siguro yung alam eh. Kaya nga, tama ba, Ate Oyi? Di ba nanligaw sa iyon? Wala si Ate Oyi eh. Ah? Alin? Di ba nanligaw si Kapitan sa iyo? Type ka na nilang araw. Si Kapitan. Hindi, si ikaw, si Kapitan Nunez. Hindi ako. Hindi ah. Hindi ba ikaw yun? Patay na si Nunez. Bakit si Ate Oyi yun? O, di ba? Yan o, si Ate Oyi. Alam patay na si Nunez, diba? Walang biro. Oo. Kailan? Matagal na. Ba't nga ba namatay Ate Oyi? Ha? Mahigit 5 taon na yung patay. Oo. Anong kinamatay niya? Tagal na pala. Di na kahinga. Nakalimutan huminga. Kalimutan. Bata pa yun. Ate Oyi, hindi makausap na matino eh. Oo, alam ko, bata pa yun eh. Hindi nung bata tayo, mukhang bata pa siya noon. Pero mas matanda siya. Nakalimutan huminga pala eh. Para mga 10 years older lang sa atin si Nunez. O, di si Ate Oyi yun. Ka-age si Ate Oyi. Parang ka-age lang ni Ate Oyi yun. Oo. Hindi matanda si Nunez. Ate Oyi, wala kang cam. Yaa mo na, nakapapagod na ako eh. Nakasandal ako eh. Nakasandal ka kasi. Nakasandal ako, di ba? Pag nasandal ako, makikita niyo yung pamangking ko nakahiga. Ah. Mamaya na lang. Sige, okay lang. Basta may boses. Ah, sige. Nangangati pa tilala muna ko nung hubo ko. Concert, baka naman nakahiga. Baka nakahiga ka na dyan natin. Oh. Alam mo, Tioy, namimiss ko yung kay Mito doon sa may... ano nyo, sa may labas ng bahay nyo. Tapos yalan na yung tingga. Yun yung puno dun, no? Oo, yun? Yung puno dun, yung sa harapan malaki ng bahay nila. Malaki. Nandun pa ba yun? Pinutol na. Wala na? Wala. Ano na, ano, na wala na yung makopa sa inyo, sa likod ng bahay nyo, ano? Sa amin? Wala na din. Wala na yung makopa dun. Wala na yung makopa doon. Puro apartment na yung bahay ni ano pa ni Ate Oyi. Ah, apartment na. Oh, apartment. Nakakaligaw na nga doon eh. Nakakaligaw. Totoo. Pag umuwi kasi ako, hindi ako nakakaikot doon eh. Umiikot ka? Dami ng bahay. Try siya. Ano pa ba nakakamiss doon? Nakakamiss yung ilog. Wala, madumi na yun. Naalala nyo, namamangka pa tayo dati dun. Tsaka ang masakit yun, laging maapaw. Kailan kayo namangka dun? Kasama ka nun, ako ba? Sino kasama mo na? Ikaw kasama dun. Eh, tayo din ang bilog yun. Tsaka sila Lynn, di ba? Namangka tayo dun. Ilog? Oo, kasama kayo. Huwag ko na matandaan, Kilit. Ako, ang dami ko na rin hindi matandaan sa mga... Hindi, natatandaan ko, hindi sa ilog. Sa Montalban, yun. Pero, sa ilog. Iba yung kasama. Iba yun. Iba yung kasama. Ang kaka. Iba yun. Bibok yun, sinasabi mo. Yung pumanik tayo ng Mount Maarat. Oo, oh, basta yun. Ayan, pasimuno niyan, yan, oh. Yan yung si Novel. Sabi ko, ba't itong si Novel? Habi ko, bakit naka ano, naka long sleeves? Kasi siya lang may alam. Siya lang ready. Yung pala, yung dadaanan natin masukal. Tapos nasa na yung falls? Ilang araw na ata tayo naglalakbay, hindi makita yung falls. Ang layo nun. Meron dun, di ba, mga magbababang ano, hindi falls yun. Pero may dinaanan tayong tubig. Oo. Oh, batis. Parang ilog. Meron ng batis. Batis yun. Oh, pero wala masaya yan. Adventure yan. Masaya yan. Pag nga yung mga santol dun eh.
Nagpulot pa kami eh. Mo sino kasama? Si Ajong yata. Nalagdag. Kahit gana, kahit gano'ng kalayo 'yon, basta may tubig, gusto ni Pong. Yeah, saya nun ano, kahit walang kahit wala tayong pera, masaya. Saka wala, hindi pa uso phone nun, no? Oh, hindi uso phone nun. Walang, ano. Wala pa internet. Wala pa, palitan lang ng sulat. Hindi yung cassette tape, diba? Cassette tape, oy. Cassette tape pa nun. Record cassette tape. Papatunga mo yung side A tsaka side B. Oo, oh, diba? Hindi na dinaanan yun. Mukhang may cassette tape kayo, ha? Oo, oh, naman. Kaya pa yung maparaan kami. Paparaan kami kay Aling Rose. Mahirap na, baka mag-uwing. Alam mo, nakikinig ng music. Hindi ka naka-speaker. Alam mo, nakikinig ng music. Yet! Yet! Nawawala rin. Pero si Dipad na. Nasa na sila, ano? Sila ni Wen. Ay, parating na. Kasi... Wala, sa trabaho? Oo, galing daw silang ospital. Malilate lang pareho daw silang. Pareho silang naka-duty sila. Ang pa ba nakakamiss? Traffic. Yung mahirap sumakay sa umaga, Nobel, naalala. Oo, yung traffic. Yung papuntang Roosevelt. Grabe. Diba? Papasok grabe na. Grabe na, no? Totoo. Ilang oras bago talaga. Ay, may ikaw, UST ka pa eh. Ah, oo. Oo, nako. Kami Roosevelt lang, at least Marikina. Pero eventually, naging yung UST. Pagpasok, tapos yung kahit nung tatrabaho ka na, di ba? Grabe yeah. Yung ano, pagsakay. Yeah. Mahirap na nga sumakay, traffic pa. Although kasi nung, diba? Nung nag-college, yeah. Na, nag, ano, ako, nag-boarding house ako sa Manila. Oo. Kaya... Oo nga. Doon sa may ano, di ba? Ba't mo alam? Rotonda. Pupunta ka doon? Kaya pa lang, di ba? Di na ata. Sa Rotonda. Di ba sa Rotonda, yung anong school yun? Sa UDMC. UDMC, di ba? Na nakita ko. Simula na tayo, baka mo yung masabi pa. Ikaw ako sa UST. Ano ba to? Ikaw ka nga ba? Alin ako? Jet. Umalis si Jet. Tumigil kasi ako noon. Tumigil ako. Tumigil ako mag-ano, mag-aral. Tapos? Tapos, ano, hindi na UST. Hindi na ako bumalik kasi nakakuha na ako ng honorable dismissal. Eh. Iba na yung gusto mo kasi noon. Wow! Kurso ah, kurso. Yeah, kurso yung kurso. Wala yung sinasabi ko. Course ang sinasabi okay. Niya. Oh. Okay. Pero ikaw, nag-iba ka rin ng gusto. Ng trabaho, trabaho. Trabaho, di ba? Trabaho naman yan, trabaho. Nag-iba ka ng trabaho. Liliwanagin nyo. Oh, kasi Benny, kumusta dyan, Benny? Ito, walang traffic eh. Walang traffic? Oh, Diyos ko. Wala eh. Hey. Ay, sa inyong dalawa. Naiyak ka ba nun, Nobel? Na naiyak ako sa inyong dalawa. Kala ko naiyak ka na nagkakaiwalay. Naiyak ka sa ano. Naiyak sa tuwa. Ay, ganun talaga ang buhay. Ganda San Mateo, tahimik nun eh. Ngayon, dami ng tao, no? Oo, dahil sa ano. Dami ng iba. Kahit naman bago magka-SM, may marami ng taon. Hindi kahit before ka nag-SM. Hindi, naalala nyo nung 80s. Nung 80s, tayo lang ang tao dyan. Oo. Diba, tayo lang yung pakalat-kalat sa kalsada na naglilipat ng Fatima. Tatanda niyo yung bukid pa lang yung ano. Yung dun sa malapit sa... Oh, yung SM. Oh, SM yun, diba? So, di ba bukid yon? Oo. Doon pa kami tayo tumatawid nun. Oo, oh, doon pa tayo nag... May party pa lagi. May volleyball doon, di ba? Naalala niyo, nagpapa-party pa tayo. Doon ba nagpa-party nun?
Doon sa tapat ng bahay namin, 'di ba? Umuusok-usok pa yung ano, yung alikabok. Ah. Didiligan muna. Didiligan muna 'yan. Teka muna, didiligan muna bago magsayawan. Grabe. Pag-uwi mo yung pantalon mo pag pinagpagan mo puro alikabok. Oo. Saka yung sapatos mo. Saya-saya na, no. Yeah, saya na, no. Nabobore nga ako sa mga buhay ng kabataan ngayon. Parang puro sila nod lang, eh, no? Pero hindi sila bored. Hindi. Digital native na daw sila. Digital native. Hindi, tsaka tayo, no, na-enjoy natin yung youth dahil every weekend, nagkikita-kita tayo dahil may MYM, eh. Diba? Naglilipat ng Fatima, nakikikain. Kami naman mga lalaki, may mga sideline na inuman. Batang-bata nagiinom. Ngayon ko lang na-realize, batang-bata nagiinuman kami. Ilan taon kayo nang umiinom kayo? Parang 15, 16, high school eh. Hindi, ako, actually ako pinakabata sa kanila, matatanda na yung mga yun. Kasi hindi sila makasagot. Si Benny, hindi na naririnig. Ayinig ko? 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 Sino ba pinakabata sa amin, Kati Oy? Ikaw na, kaalam ng ano yun. Ha? Si Gary! Si Gary pinakamatanda! Si Gary kasi, katrabaho na yun. 20s na siya nun eh. Nung nag-join siya? Oo, kasi... Si Ramon naman, hindi naman ganun katanda. Si Gary talaga yung ano malaking agawat. Oo. Pero isip bata lang. Kasi kami halos dikit-dikit na yung edad namin eh. Dikit-dikit na yung edad namin. Mm-hmm. Pero at least bakit eh. Bakit sila Ramon na no? Baka join ba sila? Inan ko, sinama ko sila dun sa ano, sa invite. Oo nga eh. Live na ka. Naka-uwi ka na sa Philippines? Nakapag-vacation ka na? Hindi pa. Ah, hindi ka pala natuloy nung nakaraan. Sabi mo na kailan? Kailan ba yung 2019 ako huli. Huling nag-vacation. Oo. Ah, bago pa ng lockdown yun, di ba? 2019 ng December. O, tas last year wala. Oo nga. Last year, dapat uwi kami. May ticket na kami. Kaso, sinansel ko dahil ano. O, kasi yun pa lang yung matindi yung ano, di ba? Yung virus, wala pang vaccine eh. Nakapag-vaccine ka na? Oh, matagal na. May over third dose dyan sa US? May booster. Wala pa naman. Oh, yung booster. Oo, walang... Actually, parang... Hindi nila or choice dito na mag ano eh mag two dose tapos another two doses. Parang meron silang dinevelop ngayon booster. Pero hindi pa nila. Oh, isang booster lang. Hindi pa naman kailangan dapat. Yeah, pero ano naman, syempre mas maganda safe na, 'di ba? Kung pwedeng ang dalawang. May studies din kasi sila. Siyempre, tuloy-tuloy yung trial nila, diba? So, alam nila shots, kung... Mas maganda, sige. Oo. Kung lahat ng brand, dito sige, saksak nyo na sa akin. Kami nga, nakadalawa na, diba? Combination na kami, dalawang vaccine. Pati Diatabs, saka ano, by Jessie. Magsama-samahin. Ano kaya, no? Ang mag-work lang pala, Diatabs. Hindi nila alam. Kain mo. By Jessica lang pala. Si John Lloyd diba? Lang pala kailangan. No? Yep. Oy. Eh, kukwento ko siya. Meron yung ano dito sa Walmart. Nagkatrabaho. Sa Thanksgiving siya. Medyo may dead na. So, na ano ko siya. Pag every time na nag-deliver ako sa kanya, ubus siya ng ugo. Sabi ko, nakapagpa-vaccine ka na ba? Sabi ko ano sa kanya. Sabi niya, hindi ako magpapabaksin kasi sabi ng ano ko, yung apo niya raw. Pag nagpabaksin daw siya, within 2 years, mamatay na raw siya. Tapos niloko ko naman, alam mo kung sabi ko?
Bakit natatakot ka pa mamatay sa edad mo niyan? Sabi ko, natatakot ka ba? Sabay tawa ako. Ilang taon na ba yun? Ha? Ano, yung sinasabi ko? Oo. Mga nasa 60 na rin siguro siya. 60. Pero ayaw niya magpa-vaccine. Si daw, after 2 years daw, mamatay na raw, sabi. Eh, niloko ko naman siya. Sabi ko, eh, bakit natatakot ka pa mamatay? Matanda ka naman na, sabi ko. Ay, nakalungkot lang kasi yung basihan mo, eh, sabi-sabi lang. Kesa doon sa science talaga, nakita mo, dahil namamatay. Di ba? So, parang yung ano, kahit common sense na lang gamitin mo, kahit hindi mo na pag-aralan, parang mas malaki pa rin ang chances mo of living, magpa-vaccine ka. Kesa sa ano. Diba? Oo. Eh, maraming walang common sense. O kasi ano eh. Ang daming ang sinaksak, 'di ba? Na kayo ba may mga tatakba kayo dito? Yung oy, meron ako. Oh, 'di ba? 'Di ba yung bakuna noon na sobrang ano? Nagkikiloid pa nga nung araw, 'di ba? Oo. Umangal ba kayo? Kakatingin, sisigaw ko tuloy yung tao. 'Di ba? I mean, umangal. No, basta meron ako. Oo. 'Di naman tayo humirit na. Ha? Malay ba natin kung ano sinaksak sa atin? Oo nga. Ay, ngayon pa, mamamatay. Meron nga dito, Jeff, eh. Meron nga kasamahan ni Missy sa trabaho. Nurse din. So, buong pamilya sila, hindi nagpa-vaccine. Ano siya, ano? Siguro, hindi naman sa religion. Kasi ano sila, eh. Ang tawag dito, Baptist. So, hindi naman siguro sa religion. Talagang, ano lang nila na hindi magpa-vaccine muna. So, dumating nga yung time na, ito, late nila. Nagkaroon sila ng COVID o sila pamilya. Alam mo nung ginawa niya nung nagkaroon siya ng COVID? Oh. Na ano sila yung asawa niya na ICU. Oh. ICU yung lalaki. So yung babae yung nurse kasama ni Missy sa trabaho. So yun pagkatapos na naka-recover naman. Pagkatapos noon alam mo kung anong ginawa niya? Nag-post na sa Facebook na parang inaano niya yung mga tao na magpa-vaccine. Nurse. Hindi siya nagpa-vaccine. Oh, yung babae yung nurse. Nagkaroon sila lahat na pamilya. Kaya nga. Buti na lang, naka-recover pa yung lalaki. Na ICU yung lalaki. So, pagkatapos nun, nag-post sa Facebook na ano ba, yung kinukonvince na ba yung mga tao na hindi pa nakapagpa-vaccine. Hindi ba si ano si Joe Rogan? Kailan mo si Joe Rogan? Yung sa Fear Factor dati, yung host. Ano kasi sikat siya ngayon as ano eh, parang sa podcast. Tapos ini-encourage siya yung tao na huwag magpa-vaccine. Ngayon may COVID siya. Kumbaga ano eh, no? How so, hindi naman ganun, di ba? Tapos gusto yun. Kasi yun na ngayon magpa-vaccine. Pinapasok nila sa conspiracy theory about sa government, about sa 666, about sa demon, o whatever. Nagawa pa kasi nilang pampikan. Yeah. Wala naman nakakaalam nun. Ganun? Tama. Kaya nga kami dito, masunurin kami. Kung sinabi mo sa vaccine, Oo. Kasi, ano ba naman yun eh? Papabaksin ka lang naman eh, bahay. At least ginawa mo yung sa tingin mo na makakatulong kayo ba, makakapagbigay na nga. Sabi nga ng ate ko eh, kung lahat mamamatay sa vaccine, o di sabi-sabi tayo mawawala. Yeah. Oo, ganun lang. Ang dami ng papaksin. Exactly. Gusto mo bang maiwan? Yun na nga. Kasi nga kung common sense yung gagamitin mo, iwan ka. O di sige, namatay na lahat dahil sa vaccine. O, di nakaligtas ka. Eh, di ang hirap patakboy ng mundo. Konti lang kayo. Konti lang kayo. Kaya nga eh. Mama ka na dun sa mamamatay. mas maghihirap ka pa. Imagine mo, ano mo yun, parang The Walking Dead yun, apocalypse. Oo. Iilan na lang kayong tao. O, para ikaw naman maglinis ng building ha. Wala ng tao eh. Tapos ang masakit nun, ililibing niya pa kami lahat. Kasi mangangamoy kami. Diba? Problema pa sila, diba?
Kaya, so kaya kung common sense at common sense na. Oo nga. Alam niyo na ang Pinoy, pag may laban si Pacquiao, boxing analyst. Kapag may mga pandemic, nagiging doktor. Lahat magaling sa kaya. Diba? Pag may NBA, basketball analyst. Diba? Lahat expert eh. O, kapag yan, election na naman, political analyst naman ng lahat ng Pilipino. Nakakatawa, nananahimik yung mayor ng Maynila, nagtatrabaho, binabato ng binabato. Yun na nga lang yung nagtatrabaho nakikita ko, binabato pa. Oo nga si ano, Yolme. Ano naman kinalaman ng brief niya dun sa... Bakit ano yung brief? Hindi ko alam yun. Ano kasi para may picture siya. May picture siya na ano na... Yung siyempre, di ba, eh, dati siyang artista. Mm. Yung naka-brief siya. Di ba? Eh, lahat naman ata ng artista may picture ng ganun. Tsaka parang nag-sexy-sexy movie siya na alam niyo yung parang... Eh, alam naman ng lahat ng tao, di ba? I know. If it is from Seiko, it must be good, di ba? Oo nga. Parang, ato ginawa nila ng ano yun, issue ginawa yun. Nila, ay, nakakatawa nga. Ginawa nila ng issue. Mata ni Idol eh. Pero I mean, di naman ako ano, botante ng Maynila, pero I admire the person kasi oo. Pandemic ha, lahat ang concentration ng fans na sa pagbili ng vaccine. Etong mama na to, nagpapatayo ng ano ng libreng pabahay in the midst of pandemic. Saka nakakita ng ganun, nagpapaayos ng ano ng kalsada, nag I mean, pandemic. Tuloy-tuloy pa rin siya. Oo. Tuloy siya eh. Oo. Tapos sipag, grabe. Diba kahit before pandemic nga, grabe na yung ginawa niya eh. Nakaka-inspire. Kahit nung dumaan kami doon eh, nung nasa Pilipinas ako, nung nakita mo yung Manila talaga, talaga malinis. Yeah, nakaka-inspire siya actually. Nakaka-inspire. Okay. Pag tumakbo ng presidente, yun ang ipoboto. Oo, sana nga tumakbo. Eh, ano, diba? Eh si Pacquiao, hindi niyo ipoboto. I love. Ito yung boxing Pacquiao, Manny Pacquiao as a person. Napakabuting tao pero presidente parang hindi ata siya doon kasi lulukuhin siya ng paligid niya. Kakayanin lang siya ng mga Si Yormet tested. Yeah, it can eh. Sabi ko nga kahit ano din. Kahit bayarin ako hindi ko siya boboto eh. Magbabayad na lang ako manood ng ano laro. Boxing. Oh. Laro. Matalo manalo eh, 'di ba? Syempre pride natin 'yun, 'di ba? Oo. Natalo siya last time natalo siya. Oh. Oo. Talo. Pero presidente, ibang usapan na kasi 'yun. Papatakbo ka ng bansa. Dahil buhay na kasalalay sa iyo. Diba? May nag-u-joke lang siguro dun sa kanya eh. Malamang, yung popularity niya kasi. Oo, kasi may pera siya. Kung Pinoy na yun. Makakulong naman siya kahit di siya president. Diba? Oo, hindi niya na kailangan maging presidente. Makatulong. Sino kaya maglalaban sa ano? Botante ako eh. Dito kami bumoboto sa ano? Philippine Consulate. Ay, nagpa-dual ka ba, Jeff? Hindi, Botante. Ano ako? Filipino citizen ako. Kaya ko nakapagano ka na. Hindi, ano eh. Tag nito. One sa Pinoy. Always sa Pinoy. Mayo ka. Makabayan ako eh. Naks. Asa nang ano mo? Ang flag mo. Meron pala ginasagay. Ako nag... Lagi. May flag ako lang. Dito. Kailangan may flag. Kailangan may flag, ganun. Actually, may flag ako dun. Hindi ko lang makubuha. May flag ako dito, kaso LGBT. Ayun o, San Mateo. Oh, San Mateo ang kanyang bato. Jeb, sa akin, nag-give up ko na eh. Wala ka na, Benny. Hindi, ano ka na? American? Wala na. Siyempre, pag mag-retire na, pag mag-retire na, doon na tayo mag-swear in kay Uncle Sam kasi para meron kang ano, retirement pay. Biglaan. Kala ka ba always a Filipino? Imuta mo na yung pagka-Pilipino. Bago, ano ba yun? Sama na ugali. So, retirement. Ang hana sana ako eh. Pagkala ako magdudual. Dual citizen pagkano na. Hindi, actually dito sa Amerika, madami kang makikita dito na makabayan na Pilipino.
na alam mo yun, they love the Philippines talaga. Na hindi porke nandito sila, ano, actually mas makabayan pa dun sa nasa Pilipinas eh. Ganun naman pag ano, pag malayo ka sa bansa mo. Yeah. Alam niyo dito, madami dito. Ay, madami ako nakilala mga Pinoy dito na yung sa pagmamahal nila sa anak nila, yung mga pangalan ng anak nila, mga tipong Maharlik. Tapos ang tawag sa kanila, tatay, nanay. Alam mo yun, nandun yung okay yung ganun, no? Pinoy feel na ano. Mm-hmm. Talagang Pinoy in-invite na Pinoy, nila. Yeah? Oh, Pinoy na Pinoy. Oh. Ano to si Ate Oy? Tulog na? Nagilig na si Ate Oy. Nawawala kayo eh. Hindi, nandito. Oy, ha? Kaya ka walang camera eh. Tulog ka na. Oy, di ba kayo daw nawawala? Ako lang ang umaalis. Dadrive ako eh. Si Benny lang, ano. Pad, narinig mo kami, Pad? Oo. Ayun. Narinig mo ba ako? Oo. Meron. Ikaw naman mag-update, di pa. Ano naman, di pa siyang mag-update ng buhay. Para sa sasamayan ng kilingin ka ng boses mo. Uy, may kasal na. May kasal lang. Para naman makapunta kami. Kakasal ka na, Pad? Pwede na bang mag-travel? Para maka-attend? Padala mo naman kami invitasyon. Ah? Kakasal ka na, Pad? Saan? Kamusta naman? Kamusta naman yung iyong iniibig? Ha? Ah? Oo nga, balita naman. Oh, kamusta na si Ricardo? Ay. Lalaki pala. Wala si Bobby. Ano si Bobby? Nag-COVID si Bobby. Oh, may COVID. Ay, talaga? Napail siya. Kaya di ba kaano? Ngayon, may COVID siya ngayon. Nasa Bulacan siya ngayon. Nasaan siya? Pero mild lang. Oh, Bulacan. Ah, Bulacan. Bulacan. Pero naman yata siya, may vaccine siya dyan? Vaccinated na siya. Hindi pa, kasi nga ano. Hindi pa. Walang vaccine. Two times siya nag-positive eh. Oh. Dapat nag-vaccine. Quarantine siya ulit. 14 days. Baka wala pa kasi schedule, kaya gano'n. Oh, eh, walang vaccine. Naubos eh. Naubos yung vaccine eh. Meron ba siyang ano, may high blood ba siya o kaya anong sakit? May mga underlying condition ba siya? Wala naman. Wala naman siya naramdaman. Ano lang yun to? Anong... Eh, upon me, kung ano tumama sa'yo. Dapat tawi siya ng ano, ng Boracay. Eh, di ba kailangan ng swab test? Oh. Doon na, ano, nag siya. Kaya na lamang. Oh, mabuti kaya nakita. Na. Mabuti nakita yun. Ah, so wala siyang naramdaman ng una. Asymptomatic siguro. Oo. Symptomatic siya. Hanggang ngayon, naka-ano pa siya, ka-quarantine pa siya. 14 days. Kaya hindi siya, eh, ako lang kung makaka-ano siya. Makaka-doon. Eh, di naman siya, di naman siya makakahawa. Nasa Zoom lang naman eh. Ayan ko lang. Kung baka nag-rest siya. Alam ba niya na, online ba siya? Parang, naka-online siya. Pero mo, kalain mo ba naman na pag bumahing ang tao ngayon, matapapa-atras yung mga tao, di ba? Oo. Kahit na nakamask, tapos bumahing. Kahit nakamask, oo, napapa-atras yung tao. Ikaw, nababahing ka. Napapagdado na mong isip ko. Pipigilan mo na. Pipigilan mo na lang. Kasi syempre. Ngayon, bahing na sobrang hina. Ganun na lang talaga na sobrang hina eh. Lalo na pag nasa park. Ang nakakainis yung pagbabaheng, ibababa nila yung mask at saka sila babaheng. Sabi ko. Gusto maamoy diba? Nila. Diba? No. Ibibimihan daw yung mask nila. Tapos disposable nga yun. Kaya nga. Nag-mask pa sila, no? Babaheng din pala nang walang ano. Oye, may cam ka na uli. Ang mukhang inig. At napuputol yung ano nyo eh. At kasi Johnny. Paano Johnny? Paano Johnny? Trabaho? Asa nga pala sila Gary? Pandemic din oo, eh. Oo nga. Oo, si Gary. 10 PM na dyan, di ba, sa Pilipinas? Pandemic ngayon. Di ba may, wala may lockdown dyan?
is meron, I lock meron, down. Is, ano, meron, meron. Anong tawag ano, doon? MECQ? MECQ? Eh? Oh. MECQ? Hindi na masyado maigpit. MECQ. Hindi na masyado maigpit yun, di ba? Oo. Pero nung galing ano yun eh, galing ECQ, tapos naging ano, tawag naging, dito, sumunod ba doon? Naging M. Tawagin modified ba yun? Oo, ata. Sabi nila, pag MECQ daw, medyo pwede bumaba. Medyo lang. Dati na, hila na. Mga sagot ah. Dito na ako, Jeff, sa ano, Walmart na ako. Saan Walmart? Ang oras natin nag-drive si Benny. Ha? Dito na, sa susunod kong stop. Buti na, tama-tama kasi break time pa yung ano, break time yung tag nito, yung receiver. 10:30 pa siya babalik. So, meron pa akong wala naman problema. Pwede naman ako makapag-usap. Wala naman buwan. Magbabawal sa akin makapag-usap ako. Eh, ikaw may-ari ng Pepsi. Oo. Pepsi na ba ngayon? 7-Up. Actually, 7-Up. 7-Up, Jet. Magkaiba eh. Dito, sa Amerika, magkaiba. Ang Pepsi kasi, KFC. Pepsi is ano? Ano ba kasama na? Pepsi Tong. Pepsi, KFC, Pizza Hut. Isa yan. Isa may-ari yan. Yung Pizza Hut, oo. Ano yan? Pepsi yata may-ari niya kasi yung soft drinks nila dyan, ano eh. Pero yung McDonald's, Coke yan. Oh, oo, walang Coke sa ano eh. Walang Coke sa KFC. Jollibee, Coke yan eh. Oo, oh, Coke yan sila. Kasi may area-area area din kasi. Sa amin, 7-Up eh. Yung talagang ano lang sa amin, kilala yung 7-Up, tsaka yung Canada Dry, tsaka yung tsaka root beer. Yan ang, ano. Wala, may chinek lang ako. Yeah, eh, magpapalada lang ako sa duck. Para. Toy, nasaan ka, Toy? Nasa kwarto. Kala nga, babalik ako. Saan ka nakatira ngayon, Toy? Dito sa ano? Sa Dambaca. Birthday mo na. Oo nga. Sa Mateo? Yung mga, yung mga sponsor, ha? Pag may pandemic ngayon. Hindi. Ilan taong ka na ba? 51. 51 ka na ba? Mas matanda ka pa ba sa akin? Johnny, 51, si Ramon. Hindi ah, wala pa. Mag-50 ka pa lang. Kasi 50. Kaka-50 ko lang eh. Kaka-50 ko lang eh. Yeah. Next year pa ako mag-51 eh. Birthday ni Pando so, eh. Mas, nga, so ibig sabihin, mas matanda ka pa kayo sa akin? Hindi siguro ah. Basta ako, magpo-48 lang ako. Hindi ka, hindi ko lang. Kakano? Kakano ko lang eh. Yabang mo, para 2 taon lang eh. Alam mo, batang-bata eh. Alam mo naman. Alam mo, 28. Basta ako magpo-48 lang kung mukha lang ako 49. Ako nga, Jeff, hindi nga nililiwala eh. Na ganun na edad ko eh. Sabi niya, you're looking good on that, sa edad mo, sabi sa akin. Ay ako eh, pag tinatanong ako, how old are you? Sabihin ko, eh, 60 years old. Oh. Sabi sa akin, you look young. Yes, of course. Dapat na dagdagan mo yung edad mo para sasabihin niya sa'yo, you look young. Hindi nga, sabi pag ano. Dito na ako. Nakarating na si Benny. Lalabas ako. Oh, nakablock na ako. Okay. Laki nung truck mo, ano yung 6-wheeler ba yan? 8-wheeler. Hindi. 18 yan. Gulong yan. Yeah. 18. 18-wheeler. Labing walo? Ayan o. Labing walo. Ayan o. Benny, malamig ba dyan? Kala ko malamig. Hindi na naka-jacket. Eh, summer ngayon dyan. Hindi pa. Hindi pa. Wala pa yung lamig. Oo. No, summer pa dito. Summer pa. Ganda ng weather dyan. Maaraw ngayon o. Pero ito yung ano eh. Dito dati nagtataka ako, ba't si James Dean ang init-init?
Naka-jacket. Patanghalin tapat, naka-jacket. Yun pala. Naka-leather jacket. O, dito pala, kahit tirik ang araw, malamig. Naka-jacket tao. O, naka-jacket tao. No? Nung bago ako dito, maa. Nagpunta ako sa ano, lumabas ako, winter eh. Lumabas ako, ano, naka-shorts ako, tsaka naka-sando. Ano yung tipong naka-chinelas, tipong nasa ano, San Mateo lang. Eh, nag-drop yung temperature. Nilamig ka. Hindi ako makalabas ng ano eh, ng sasakyan eh. Ay, mabuti may trapal doon sa likod ng kotse. Yun ang binalot ko sa katawan ko. Hanggang sa makauwi ako. Alam mo kung bakit? Hindi ko alam kung paano buksan yung heater ng kotse. Kasi nga, tatanga-tanga pa eh. Ano, ano yun? Prom D. Prom D pa eh, prom D. Prom D pa. Fresh off the boat pa eh. Trapal talaga, no? Nagtawanan nga kami ni Mrs. Daddy Jeff eh, nung pumunta kami, yung kukuha kami ng Social Security, yung yung ano, yung card. So nag-taxi kami. Eh yung English tong taxi driver, masyadong slang, hindi mo maintindihan. Walang ya, may sinabi siya na words na ano na hindi namin masyadong maintindihan. Yung pala iba ang ibig niya sabihin, walang ya. Nagkaano, nagkaligaw-ligaw kami. Sa iba kami napunta eh. Yung pala, diba yung federal building, sabi niya, dapat sabi niya federal building. Ang pagkakaintindi namin, Pedro, wala namang words sa Pedro. Sabi ko, yung pala federal building. Even, mabilis eh, tsaka yung islang eh. Federal, parang ganun eh. Sabi ko, Pedro pala. Sabi ko, Pedro, wala naman Pedro dito sa Amerika. Yung pala, federal building, wala. Di ba, federal building nga naman yun, di ba? Yung kinukuha na ng mga social security, di ba? Oo. Oh. Federal building yun eh. Tawag yun na yan. Yung mga ganun. So, ano yung pag nag-abroad ka, madaming bloopers eh. Wala, niya, tayo ito. Eh, first time kong ano eh. First time kong mag-abroad dito sa US. Hindi, oh, sa, po, hindi pa ako nakakalabas ng ibang bansa eh. Buti ako nakalabas na, Jeff. Nakapunta na ako sa Saudi. Sabi ko nga, Jeff, ano na eh, yung ibig sabihin ba, yung pangarap ko. Kasi pangarap ko lang, Jeff, alam mo, sabi ko nga yan eh. Sabi ko kay Mrs. M, pangarap ko lang makasakay ako aeroplano, sabi ko. So nakasakay nga ako aeroplano, iba nakapunta ako sa Saudi, nakasakay ka ng aeroplano. So ibig sabihin, nakakuha ko na yung, ano ko na yung pangarap ko. Pero mabait talaga ang Diyos. Jeff, hindi doon natapos, di ba? Oh, lang, ako eh. Hindi ako maka-abroad. Hindi doon natapos. Kasi, bawa, diba talaga? Kasi send kami sa, ano, nag-work ako sa Jollibee, di ba? Nagsisend kami sa, bawa, business meeting, Vietnam or Hong Kong, ganun. Hindi ako makapunta kasi may problema ako doon sa birth certificate ko. Ang nakalagay, ano, GIVA. G-U-I-V-A. Strict pa naman sa atin yun. Oo, nadideny ako sa pagkuha ng passport. Passport. Yeah. Tapos, nung pumunta ako ng US, for some reason, inanon nila, binilugan. Sabi niya, oh, referring to the mother. Kasi yung mother ko, yung tama yung apelido. So, binigyan akong passport. Punta lang nun. Sabi ko, pwede naman pala gawin yan nung pa. Hindi tuloy ako naka-attend ng mga meeting. Kahit kung di napuntahan. Libre sayang, pa naman. No? Oh, libre pa naman. Makakapunta ka na sa lugar na yun, libre. Kaso, dahil lang sa ganun. Ang arte kasi sa atin eh. Oo nga. Isang letter lang, ano na, problema na. Kami, natagalan lang kami noon. Nung ano, kaya parang nawala na yung excitement sa pagpunta dito sa Amerika. Kasi nga, di ba nasa Saudi kami, doon lang kami nag-process ng mga paper. So, nung ano, nagkaroon ng yung 9/11, di ba? So, medyo inano nila, naghigpit, natenga. Kita mo nga eh, yung anak ko isa lang eh, nung umalis kami, dalawa na eh. Pero yun mayon. sabi nung nag-interview sa amin, yung kan, eh, sama mo na yung anak mo, baka palisin ka na namin kayo, baka mamaya pag, ano, madagdagan pa yung anak niyo uli. So, wala, yung ano namin, yung pangalawang anak ko, Jeff, hindi kasama sa petition yun eh, kumbaga. Kami lang. Di automatic. Kami lang tatlo. Di automatic. Binigyan niya kagad ng papel. Na, automatic. Yun, isama mo na. Kasi yung plano sana namin nun, magpaiwan pa ako sa Saudi. Kaso medyo mahirap. Mahirap. Mahirap nga, di ba?
Oh, si mga bata sa Pilipinas tapos si Mrs. dito sa US. So ako naiwan pa ako 11 months. Naiwan pa sa Pilipinas. Kasi ako gusto ko magpaiwan. Kasi sabi ko, hindi natin alam kung ano yung tatatnan natin doon eh. Sabi ko, sa isip-isip ko naman, Amerika naman yung pupuntaan ko. Di ba nga? Ako naiwan ako kasi ano, yung may mga kliyente ako na hindi ko pwede, madidemanda ako pag umalis ako eh. So, hindi ako makaalis. May kontrata ka. May kontrata ako eh. Oo, nagkakanda ako ng training dati. I-under ako ng Asia Business Consultants noon. Malaking ano yun, training firm. So, umalis ka, sigurado, abulin kang demanda. So, ayan, hindi ako nakaalis agad. Ipat ako ulit. Tamin. Zoom kami. Ah, sige, sige. Sa akin, nung Avenger, nung umalis kami, anong 2005? Anong year ka mapunta dito lang? Anong year ka na nung nakarating dito? Ako dito? 2009. Oh. Ah, so mga naka 4 years na pala ako nung dumating ka dito. Ano? Oh, 2000. Ang matagal na dito, si Nabong, di ba? Si Nabong, si Nabong, si Dennis. Doon pa tayo na, di ba? Marian pa tayo, nandito na sila eh. Ah, ganun? Maraming pabatay nun. Yata. Yan, si Kilit. Parang. Oh. Tagal na ni Kilit. Sa ano? 20 years na. Saan? Sa UAE. Sa UAE. Kabisado mo na yan siguro, no? Alin? Sa UAE. Kabisado mo na ba? Citizen na siya, no? Lugar? Oo, ang lugar. Oo, dito sa maliit lang naman yung pinaka-city. Ah, maliit lang siya. Pero parang hindi ko kabisado Arabic. Hindi ko nag-Arabic. Parang mas kabisado mo ata ang ano eh, ang Europe eh. Mas madalas ka ata doon. Sa akin, hindi ko nakalimutan yung Arabic eh. Kilit. Ako kilit din Arabic. No? Hindi ko nakalimutan yung Arabic. Ako sa Saudi. Buti ka pa. Kasi dito yung mga ibang tao dito, mga nag-Arabic, nagtataka sila. Marunong kayo? Marunong. Sumasagot ako. Ako, alam ko lang, Marhaba. Kipalhal, mga ganon. Kipalik, kipala. Buti hindi ka nililigawan dyan ng mga local dyan. Ay, hindi nga siya marunong mag-arabing eh. Mahirap. Hindi kasi di ba mga ano, mga balita ko, mga type nila, mga Pilipina, di ba? Kasi syempre, hindi kasi naka-ano eh. Hindi naka, ano yun, naka-cover eh. Kasi, mga Pilipina kasi bababango. Oo, siyempre, naliligo diba? Araw-araw. Palabas ka lang, basa pa yung buhok mo. May shampoo, di ba? Oo. Tataka nga sila. Naka-cream shop ka pa nun. Kasi naliligo kasi kami araw-araw. Oo. Sabi nga ni Mama, pag nagsasampay daw sila, yung mga kabataan daw Arabic nakatingin sa kanilang lahat. Kasi sanay na, ano, na... 'Di ba nakatalukbong daan yung mga babae. Masyadong lumalabas daw yata. Nakabaya. Oo. Marami din namang ibang lahi na ano, mga Asians din, pero iba talaga kasi yung mga Pilipina. Iba yung Pinay, siyempre. Saka, kasi mag-English, 'di ba? Magkakaintindihan kayo. At saka magiliw ang Pinay. Na kahit dito eh. Kahit dito halos ano, ang ano nga dito, ang biruan nga, mabuti, nakapag-asawa na tayo ng Pinay. Kasi kung dito na sa Amerika, hindi ka makapag-asawa ng Pinay. Mas preferred ng mga Pinay yung mga puti. Oo. Dito, totoo lang. Oo nga, no. Oh, hanggang ngayon. Mas preferred nila kaysa sa Pinoy. Pag nandito, biniro ko nga isa kong kaibigan na puti. Sabi ko, we have one thing in common. Sabi ko, we have both Asian wife. Eh baka kasi yung mga Pilipino diyan gusto rin ng puti, yung mga lalaki. Hindi. I don't know. Ako, I don't see myself na eh kasi mabawa. Married ka na nung nagpunta ka diyan. Hindi, miskina na ano. Mahirap ang iba. Eh ano, Jeff? Ito, tanongin kita, Jeff. Halimbawa, sa mga sa anak mo, mag-asawa sila ng ibang ano. Wala na ako doon. Choice nila yun. Yun kita mo ako. Kasi yung panganay ko, may girlfriend na. So, yung una niyang ano yun, kinausap niya kami ng nanay niya.
Eh ang girlfriend niya pa, alam mo Jeff, kung ano? Mm. Itim. Pero itim na. Na ano, na tawag dito Jeff, yung kumbaga eh, yung tawag dito yung hindi yung itim na, yung oo, si Gabby Thomas yan, okay lang ako. So, siyempre, alam ng anak ko na, siyempre, nanay niya, ako, nung sinabi niya sa akin, so okay lang, sabi ko, ikaw naman yan mag-ano, hindi naman ako. Yeah, tsaka sa isip ko, Jeff, hindi pa yan eh, ano pa lang yan, girlfriend mo pa lang yan eh. Mm-hmm. Sabi ko eh. So okay lang. So, sabi naman, nanay niya naman sabi, kikilalanin ko, sabi niya. Kinalanin ko, sabi niya. Asian mom. Sabi niya. Oo. So, tapos, yun ay pinakilala nga yun. Pero, sabi niya, kung yan, yung makasira sa pag-aaral mo, ganun. Mm-hmm. Ano? Hindi yan, no? So, anong nangyari, Jeff? Matalino nga, dahil, tsaka ano, yung edukada yung mga ano niya. Mm-hmm. So, parang na ano pa yung anak ko, na, kumbaga, parang na, influence siya. Na-challenge siya. Kasi matalino nga sa school eh. Ngayon, nung nag-graduate sila ng high school, edi yung anak ko naging valedictorian. Pareha sila valedictorian. Wow. Oh. Ay, good influence. Magandang influence pala yung girlfriend. Oo, maganda. At saka, mabait siya. Ang pagkakaano lang, Jeff, kulay niya, itim. Hmm. Pero hindi niya makasalanan yun eh. Diba? Oh. Ako naman, wala na. Ako rin, ako Jeff, hindi ako sa itim o puti. Sa akin, kahit puti yan, kung masama ugali. Choosy pa ba ako? Maitim ako eh. Oo. Oh. Eh ako sabi ko sa mga, anak ko, taga Italia tayo. Italian eh. Italiano. Ita. Ita sa Ilocano. Ilocano, sabi ko. Ilocano eh. So, tawa ng tawa pagka sinasabi ko sa kanila eh. So, pagka ganun, choice nila yan. Oh, eh ngayon magkahiwalay sila, 'di ba? So, sa bagay, kahit naman kalayo sila. Hmm. Ah, sila pa din. Oh, pero yung anak ko, Claire, kasi nasa ano siya? Nasa South Carolina. Nasa university. Oo. Hindi, ano siya, nasa military school siya, yung panganay ko. Ah. Bali, nag-military siya, pero at the same time, ang ano niya, nurse siya. So, pumasok lang siya ng military school. So, pagkatapos siya, officer siya at the same time, ano siya, hopefully, kung sabi ko, sana. Pero siguro naman, kasi siya ang ano nun eh. Siya ang pumili nun eh. Ako, ayoko siya mapalayo sana eh. Namimiss ko nga siya pagka ano, naano ako eh. Kaya lang, wala ka nang magawa eh. Kasi gusto niya yun eh, di ba? Oo. Alangan naman pigilan ko. Tsaka dito, Claire, alam mo naman darating yung point na yan, di ba? Pero kung sa totoo lang, Claire, kung dito siya nag-aral dito sa amin, sa Kentucky, wala siyang gagastusin, wala kaming gagastusin. So, nag-out of state siya. So, matindi ang, ano, kumbaga, mahal. Mahal ang gastos. Bagay, ngayon ko palang manggagastos dito kasi yung elementary tsaka hanggang high school, wala, hindi ka magagastos ng ganun kalaki. Basta pag-aralin lang sa private. Pag sa private mo pinag-aaral, yun, medyo mahal. Eh bakit ko pinag-aaral ko sila sa ano lang, sa private lang, sabi ko. Doon sila nag-aaral. So, ayun, awa naman Diyos. Eh siya nagpilit sa amin na nagsabi siya na gusto niya doon mag-aaral. So, sabi ko, sige, pag-isipan natin. Pansin ko lang. Dumating na yung time na ganun. Yung mga Pinoy dito na lalaki, mabenta naman sa mga itim. Parang lagi nagkakagusto sa mga Pinoy dito. Mga hindi, siyempre. Yung legit, yung kulay. Sa kulay, nakikilala na siguro. Siguro parang kaano nila. Mix. Tapos pansin ko yung mga Pinoy. Kulay. Preferred nila mga white. Mga white. Gusto nila mga white. Baka wala ka nang makita kasi yung mga Pilipino. Hindi naman. Napansin ko lang, kadamihan, mga white yung asawa nila. Ano yan? Yung mga, ano, nasa 20, as in, mga 30s na, ganyan. 20s, 30s. Alam mo yung younger female, hindi. Mm-hmm. They go for Asians, like Koreans, Vietnamese, Thai, Filipinos. Pansin ko yan, ha? Pero pag
30s, 40s, 50s, mas preferred nilang white. Hindi ko alam, napansin ko lang siya na ganun yung trend. Tapos yung mga Pinoy, mas preferred nila na Pilipina yung pamilya nila. Marami pa rin ano, old school. Adigo ka, Job? Gising na yung mga babies mo. Babies na kala mo bata pa. Hindi, isa, ano, 24, isa 19. Ito ilan taon mo si, ano, yung bunso, si, ano, ito, ilan taon na yung chef? Briel, 10, papasok. Briel, say hi. Say hi. Ano si Briel? Hi, Briel! How are you? Did you just wake up? They are my, ano, high school friend. Old friend. High school, hindi, hindi high school. Hindi high school. Childhood. Childhood friend. Oh, okay. Yeah. Kababata. How are you, Brielle? Yeah. Dad, I'm going to school. This is Tita Novel. This is Tito Benny. Remember him? He went here. Remember we picked him up in the airport? Tito Benny. It's been a long time. Tito Benny. It's been a long time, right, Bill? Yeah. Ito si iPhone, si Tito Dipat. Ito na si Dipat. Ayan. Ayan, you know him? Ito si Dipat. That's the richest man in the Philippines. So you ask Pamasko. Ask Pamasko. Yeah. Yeah. He owns McDonald's. Makamaniwala yan. Makamaniwala. Call him Ninong. Ninong. Ninong Dipad. Ano, Pad? Kamusta sa birthday mo? Yun. Yung mga sponsor ka ko, baka... Yung mga sponsor. Anong meron ba sa birthday? Abangan mo na lang yung ano, yung emperador. Darating dyan. Virtual celebration ba tayo? Ano? Eh. Pandemic din dito eh. Pandemic din. Dapat pala nagtaano tayo. Sad dito, sad. Alam mo, wala ngayon dito, pandemic talaga. Alam mo, minsan dati nung araw, nalilimutan ko na magbe-birthday ako. Ngayon, hindi ko na nalilimutan dahil kay Jose Marichan eh. Pag kumultog na yun, ano, best na ano. One pa lang, ano. Pag bumaha na yung picture ni Jose Marichan, naalala ko, birthday ko na. Tatanda na naman ako, sabi mo. O dati, hindi na wala naman ganun, di ba? Ngayon lang yun eh. Mas okay naman yung ganun, Jeff, di ba? Na, ibig sabihin, dumarating yung birthday mo, di ba? Oo. Tape. Blessing yun. Blessing. Tape. Yan, kape na. Kukuha akong kape. Wow, kape time na pala. Hindi ka makatulog dyan, Nobel. Sarap na ulo ko eh. Gusto ko ng kape. Naanto ka ba, Nobel? Hindi naman, pagod lang yung mata. Oo, nagan, ano? Sign out na araw ka. Ako bukas na lang. Bayantel ka pa ba, Nobel? Globe na. Ah, Globe. Oh. Ayun nga, oh, Globe. Na, medyo, ayan, yun. Background ko kasi kanina, hindi ko na natanggal. Lumipat. Hindi, inabsorb ni Globe si Bayantel. Ah, di ba ABS-CBN ng Bayantel? Ha? ABS-CBN na may-ari dati. Wala na. Binenta ni Lopez. Oh, okay. So Globe. Teka, sino ba may-ari ng Globe? Si Ayala. Ayala. Oo. Ayala. Pagka daw naka-Globe ka, smart ka eh. Smart. Nice. Ano ko ha, nice nasa na. Pilipinas ako. Pwede. Nasa Pilipinas ako, ano ko, loyal ako sa Globe. Ako nag-Globe pag umuwi kasi naka-Globe ko. Oh, ako Globe lang talaga. Globe lang 'yung ano ko. Kasi sa company libre. Kaya loyal ako. Kaya pala. Kaya pala. Kala ko naman eh. Teka, kukuha talaga akong kape. Sandali ah. Sige lang, kuha mo rin kape. Baka antukin ka eh. You're going to drive? Ako, nasa na kaya sila? Ang tagal naman ng magkasawa. Well,
Baka naman nagkamali tayo ng day. Hindi, kausap ko lang si Noel kanina eh. Ano daw, nasa hospital sila, madi-delay lang ng konti. Ganda naman ng pwesto mo dyan, Kosa. Ha? Masarap, parang sarap ng pwesto mo dyan ah. Sino ako? Oo. Eh, mas wala ako sa ano. Mag-hi ka muna. Mag-hi ka muna kay ano, Gretchen Bubuli sa Banaba. San Mateo. Arko yan, di ba? Arko ng San Mateo. Oh, San Mateo. Di ba may lechon dyan sa may gilid na yan? May lechon. Makulite yun. Makulite. Hindi, bago. Basta dun sa tabi. Oo, may nagbabenta ng lechon dyan. Nun. Ano, Andox? Andox? Ayun na ako. Lechon. Ah. Hindi, lechon as in baboy. Ah, baboy. Ah. Yun. Yung ano, buo? Yung buo? Basta meron sa gilid after nung bridge. Ah. Nadadaanan sa kaliwa yun eh. Nakakamiss yung lechon manok. Iba yung matagal lasa. Matagal na rin ako hindi nakauwi. Iba yung lasa dito, sa Costco. Hindi ko pa nga nakikita yung... Dito rin, yung mga grilled, no? Iba lasa. Iba yung lasa sa atin, manamis-namis ng konti. Iba yung amoy. Iba yung amoy. Malinamdam. Hindi ko pa nga nakikita yung ano dyan. Yung sinasabi yung SM dyan eh. Dahil hindi pa ako, nung umuwi ako, wala pa yan. Oh, hindi natin inabot. Yung SM? Ako naabot ko yung... Kasi ang lapit-lapit lang. Hindi ko rin inabot yung the fourth. Hindi ko inabot yan. Oh. Yung Rockwell inabot. Wala. Ko. Sabi ko nga eh, sayang, hindi kami nakauwi. Luha ng pandemic na yan. Madami hindi na ako inaabot eh. Pero open naman ng ano, di ba, flights from US? Oh. Or may ban din ba? Ha? Hindi, I mean sa Pilipinas. Merong quarantine for 10 days. Oh, kaya wala akong umuwi. Kasi sa amin may ban talaga. Ang UAE. Wala silang ano, kahit may bakuna ka, wala. Kasi, di ba sabi mo nga, madaming parang connecting flights. Oo. Kaya. Pero hindi dahil sa UAE may problema. Parang ganun. Mm-mm. Although galing UAE yung nagdala ng Delta ata dati. Ah, kaya. Oo, na ano lang, na red flag lang. Di ba akong tinatawag ah? Yung mga tao dyan, di ba parang mostly indoor naman, di ba? Saan? Yung mga tao sa UAE, oo. Nagkakaroon ba dyan ng ano, yung parang sa Saudi, sa Mecca, yung pagka merong... Ah, sa mga mosque? Yung religious ano nila? Oo, may mga religious ano. Oo, sa mga mosque, ang alam ko open na yun, pwede na silang pumunta. Hmm. Pero ganun pa rin, may social distancing pa din. Nakamask. Kahit mo sa ano, sa church, sa Catholic church, magbubook ka ng slot mo. Oh. So madami rin Catholic church dyan sa ano? Dalawa dito sa Abu Dhabi, tapos meron sa Dubai. Pinoy ang pare. Ano, may Pinoy. Ang parish priest namin bago lang, Pilipino eh. Nakakatuwa nga. Oh, galing ah. So Tagalog pero marami, service. May Tagalog na service pag ano, Friday ng tanghali. Oh, nami-miss ko yung fishball. Alala mo yun? Ay, oo. Sa ano, labas sa nung ano, Nuestra Senora. Actually, ako Jeff dati. Dadayuhin ko yun pag umuwi ako. Parang wala nung fishball nung umuwi ako na nagsisimba. Ano, bawal na. Fishball tsaka ano, Coke 500. Talo na yun eh. Ang sarap nung ano na sausawan kahit na oh, kahit na madami kayong sumasausawan. Hindi pa uso COVID din eh. Diba? Oo nga. Yung sausawan na yun, para mga ilang araw na yun, dinadagdagan nila ng suka. Pero awan na, hindi na nagkakasakit, no? Oo, hindi. Totoo yan. Kaya nagkasakit. Oo nga. But, Hepa lang. Hepa. Makukuha mo nun. Ang naaawa ko sa mga bata kasi hindi na sila, hindi nila ma-enjoy. Oo, yung katulad kasi, yung dati. Oo nga. Apo nga, gustong-gusto pumunta sa playground. Hindi naman siya Paki, 'di ba nga katulad natin nakakapag ano pa tayo noon eh yung nga sa Mount Maarat, 'di ba? Parang wala na atang masyadong kabataan na gumagawa noon.
Hindi, gusto rin. Kahit naman, hiking. Bago mag-pandemic. Okay din. Kaya lang, hiking. Hindi, kasi katulad natin na parang reckless lang na, oh, sige, punta tayo doon. Yeah, Arclarine gym, parang ganoon. Yung hiking. Spontaneous lang na trip-trip, parang ganun. Ngayon, masyado silang parang, ano eh, calculated yung ano nila, galaw nila. Hindi, tsaka mas ano sila, ano bang explanation? Parang, kasi nakikita ko sa panganay ko, parang masyado silang, na parang pinipressure nila masyado yung sarili nila sa kailangan may business sila, kailangan makaipon sila agad. Parang hindi tayo ganun. Iniisip yung retirement. Kasi nakikita nila sa iba, iba online. Nakikita nila yun eh. Nagko-compare. May trabaho na, may business pa. Gusto nila ganun. Kapansin ko lang yung bahat yung generation ngayon madaling magtampo. Pansin niyo ba? Parang madali silang ma-hurt. Oo, masyado silang sensitive. Masyado silang sensitive. Ayun, masyado silang offended ako siya. May sinabi lang ng konti. Ganyan-ganyan yung pamangkin ko. Offended ako siya. Diba? Parang, ano, parang you don't say that. Offensive. You don't say that sa mga gay. You don't say that sa mga... Ano yung parang andali hindi lang... Oh, tama. Oh, ayaw. Sabi ayaw. Ayaw niya yung ganun. Totoo. Jeff, sasabihan mo. Pareho sila. Jeff, sasabihan mo. Sino yung si Briel? Ganun nila? You're racist. Hindi naman. Napansin ko lang sa mga youth na ano para... Oo, ganun nga sila. Si Bea. Sabi, racist. Ano lang yan? Yung bunso ko. Oh. Kaya sabi ko, hindi ka nalang mag-lawyer. Mag-lawyer ka. Sabi ko lahat nalang kasi pipatagol. Masyado kasi, nilang ano... Joke-joke lang. Masyado seriously. Sila. Oh, halimbawa. Halimbawa, napag-usapan lang. Ay, kami nga eh. Nung sa San Mateo eh... Hinuhuli namin yung bayawak. Di ba, Benny? Hinuhuli namin yung bayawak. Ganon. Tapos tatagain namin sa ulo. Tipo, wala yun. Hindi pwede sa kanila dito. Alam mo yun, yung kwentong San Mateo lang. Animal rights. Iba yung dating sa kanila. Yung dating sa kanila, you don't do that to an animal. Alam mo yung seryoso yun ba? Ako nga, Chip, kinukwento ko sa mga anak ko. Yung sabong ba, di ba? Eh, bawal. Yan, sabong. Ayaw nila yan. Oo. Kahit sa Pilipinas, meron ding animal rights. Pero, panahon kasi natin, hindi naman ganun ka... Hindi masyadong pinapatupad yung mga ganun. Daling ma-offend ng mga bata. Yan. Time natin kung tayo. Oh, bawa yung ano mas naniniwala sila sa mga social sa ano sa internet kaysa yung sasabihin mo. Sasabihin mo pero sasabihin nila kasi research nila bago sila maniwala. Ganun sila. Hindi sino nga. Pag sinabi ng magulang ito siya, hindi. Hindi sila ganun. Ganun din pala yung mga anak. Di ba noon pag sinabi ng parents natin, wala na, batas na yun. Batas na yon. Sila hindi. Sila hindi. Hi there. Say hi. Yeah. Ay. Hi. How are you? Hi. Yeah. From my country. Actually, one. Oh. Hintayin ko para. Ano lang yan? Taga, ano yan? Taga Angeles. Maputi lang eh. Maputi lang yan. Ibang kulay lang. Ibang kulay. Masok na ako eh. Kala ko tapos na yung break time. Wala pa pala yung taga-receive eh. Dami na nagawa ni Benny. Dami na naikot ni Benny. Tatlo pa yung stop ko eh. Tatlo pa. Tsaka sensitive sila dun sa alam nyo yung sa yung paggamit ng his tsaka ng her. Na, kasi we always use na parang equality kasi daw, patriarchal equality. Eh. Di ba? Parang he lagi. He. Mm. Parang we always forget na ngayon dapat dudugtungan mo he or she. Kumbaga, may equal right daw dapat. Oo! Isa nahaba na ng sentence ngayon eh. Totoo yun. Ay, ako hindi naranasan ko naman doon sa panganay ko. Nung bago silang nung ano, sabi ko dapat ang budget, di ba? Usually, babae. Hmm. Ay, hindi ma, sabi niya. Kasi dapat yan equal, sabi niya. Kumbaga, magsishare ako, magsishare. Sabi ko, hindi, dati kasi, ngayon kasi, sa amin ni Papa mo, pera ko. Pera niya, pera ko. Ganun naman talaga dati, di ba? Pero hindi, ano siya, ayaw nila ng ganun. Parang share daw sila sa lahat.
Meron naman punto na ano na tama. Okay, hindi naman 'yun. Tama rin. Eh, tama rin naman sila. Oh, na dapat. Oo, tama. Kasi sa atin naman nun, masyadong ano, parang traditional. Yung time natin nun, masyadong one-sided nun eh. Di ba? Kasi may punto rin na maganda. Halimbawa, gusto mong, may gusto kang babae. Di ba? So, diligawan mo yun. Di ba? Diligawan mo siya. Ang problema daw, bakit babae, hindi pwede ikaw. Parang gano'n. So, may punto nga rin naman. Na, kasi, di ba? Parang, siyempre, ikaw, ang pagpipilian mo lang kung sino yung lalapit sa'yo. Samantalang daw yung mga lalaki, can choose kahit sino yung pwedeng gusto niya. Oo. Yung equality, may punto rin naman, di ba? Pero siyempre, yung sinaunang panahon na, ano, kaya nagka-clash yung situation, di ba? Mm-hmm. Yeah. Eh, ano, pag naman tayo dati, di ba? Okay lang sa atin yun. Yeah. Hindi, tsaka naalala niyo pag sinabi ng parents kahit na ayaw mo, oh, diba? Minsan blindly sinusunod mo eh. Oo. Ay ngayon hindi na ubra. Diba kulit? Kailangan mag-kulit. Kailangan gandahan pa pa talaga susunod talaga 'yo. Ay hindi mas ano, Swahili 'yan eh, batang 'yan. Hoy, hindi. Oh, Jeff, ano? Oh. Asan ka na? Yan, Benny. Dito sa loob ng truck. Ah, sa loob ng truck. Laki ng truck mo, konti lang laman ha. Grabe. Eh, paubos na, Jeff eh. Tatlo na lang. Malaki pa yung truck mo sa mga ibang flat dito ha. Kanina, ang ganda niya, no? Sa dulo. Hindi, di ba? Marami na ngayon ginagawang bahay yung Japan. Oh, dito, ang dami. Oo. Ang dami dito. Na-convert nila. Lalo na yung kanina, puno yan. Kanina, puno yan eh. Konti na lang. Oo, konti na. Uwi na ako mamaya. Ganun din pala yung mga ano ah, mga pamangkin nyo, yung mga oo, naku. Generation gap na. Hindi mo na nga alam ang sasabihin mo eh kasi lahat merong ano. Kukorek ka nila lahat. Oo, no. Lagi meron silang dahilan. You don't say that. Kaya pag ako may sinasabi, sabihin ko sa kanila, o sige, i-research nyo muna. I-research nyo muna. Sana tayo mag-usap. Pag nagsabi ako, sabihin ko na, oh, I don't say that. That's offensive. sa akin, yung bunso ko, ganyan. Yung panganay ko, hindi masyado. Ilan taon ba yung bunso mo, Benny? Ah, sorry. Ha? Sorry. Ah, teenager pa. Oh, yung panganay ko 18. Pero napansin niyo sa mga bata ngayon, kahit hindi naman tinuturuan mag-computer, marunong. Oo. Biro mo yung 9 months old na anak ni Nika, marunong mag-connect ng cellphone. 9 months ha. Because why? Niya natutunan kasi nakikita niya. Ginagawa niya isang... Hindi, yung bunso kong anak, nakakatawa. Eh, dinaya lang. May tinitinan akong picture. Yung picture na old school na picture. Di kinuha niya. Yung picture na papel, yung ano, yung Kodak. Yung luma. Kinuha ng anak ko, yung bunso. Tapos ginanon niya. Ini-stretch niya. Ganun. Stretch niyang gano'n. Sinseryoso sa paleta. Parang ginawang iPad. Parang ini-stretch niya gano'n. Parang ginawa niya iPad. Seryoso siya nun ha. Ini-stretch niya. Hindi niya may stretch. Grabe no. Ang kulit. Samantalang tayo na natutunan natin yung computer. Eh. Tagal-tagal. Wala pang access sa computer nun. Parang kailang ata may computer nun sa bahay. Panahon na yun. Sinachilet lang. Oh. Kaya siya ay, lagi. Ay, meron pala si Letlet. Kaya parang ikaw ata lagi nagpiprint nun. Kailang ata may printer nun eh. Dot matrix ba? Dot matrix pa. Eh, kita mo naman, Jeff. Yung mga nagko-computer dati, kita may mga anak ko. Sabi ko, nililoko ko sila. Sabi ko, ilang taon pa lang kayo. Nagsasalamin na kayo. Ako, ilang taon na ako. Wala pa akong hindi na pa ako gumagamit salamin. Yan ako ko sila ng gano'n. Yan ang makalakas makani yata yung computer din.
Ako malinaw pa ng mata ko, 2020 pa ako, yun lang. Kailangan na ng reading glasses. Pag malapit. Reading pa? Ha? 2020 ka pa? 2020 ako eh. Pero pagka malapit, kailangan ng reading glasses. Oh, ganun din ako. Kasi sa ano daw yung Jeff, sa edad mo daw talaga. Sa edad na daw kasi. Sabi nga ng doktor. Oh. Pero 2020 ako malayo. Pag nagda-drive, malinaw man lang. Pares tayo. Pero pag ganyan malapit, pag ganyan malapit, kailangan ko magsalamin dahil para ganun din ako. Oo. Pero wala pa naman maintenance sa atin na gamot. Ba, meron na, di ba? Ako alam na. Sino? Ano? Di ba 5 years na? 5 years or 6 years na? Audit? So, ako meron ako. Para sa cholesterol? Pero yeah, alam nyo, sabi ng doktor, reversible naman. Hypertension. Reversible natural naman. Lang yun. Natural lang yung mga hypertension na mga ganyan. Wala pa ba kayo? Sa age pag natin, nagkakaedad ka. Age kasi natin, talagang nag-hypertensive talaga yung gantong edad. Kapag medyo ano ka pa, medyo yung weight mo, di ba, hindi ideal. Parang ako, dumating ako sa Amerika, ano, 185. Payat mo noon, Jeff, eh. Yeah. Boom, buhay ko. Actually, payat ako, eh. Kaya pagka tinutokso ko na mataba, walang effect sa akin, eh. Alam mo yung pag tinokso ko, kuya, taba mo na. Walang effect sa akin kasi nasa isip ko, payat ako. Kasi sobrang payat ko noon. Parang, ano, hindi ako, kahit anong kainin ko, hindi ako tumataba. Oo nga. Eh kasi ngayon, naman malilikot kayo nun eh. Ngayon konting kain mo lang, taba ka na. Titignan mo pa nga lang yung pagkain. Tumitimbang ka na eh, no? Tinititigan pa lang bakilit. Tinitigan pa lang. ako naman. Hindi mo naman. Jeff, ako naman. Parang kumbaga na-maintain ko yung ano ko. Hindi naman Benny. Ako tumaba. Oo nga. Oo, maganda ka katawan. Ganyan pa rin yung katawan mo. Si Johnny. Hindi ako nagbago. Si Gary. Yan, si D-Pad. Oo, totoo. Lalo si D-Pad. Ako lang ata tumaba. Dati naasar ko yung kapatid ko. Okay lang. Kasi yung kapatid ko, sabi ko sa kapatid ko, alam mo, mana ka ata dun sa father side natin. Kasi matataba yun, di ba? Tapos kasabi, kasi ako tumataba eh. Tapos siya medyo tumaba na. Sabi ko, malamang maana ako kay mama sa mother side. Baliktad. Siya payat ngayon. Si Joanne, si Joanne ba yung sinasabi mo? Oo, siya lang naman kapatid. Payat niya ngayon, no? Para talaga pa din. Payat. Ang ganda niya, di ba? Ha? Ang ganda niya pa. Sexy niya, di ba? Payat siya. Para si Let din. Lola na yun eh. Hmm. Ilan taon na ba yung anak niya? 25? She was only 17 nang nagkaanak. Oo, bata pa nga siya. Yeah, 17 lang siya nun. Ah, so may anak na siya? May anak, may apo na siya. At least, Chip, nakita niya. Pero ano, no? Pero mukha pa rin dalaga. Maganda pa. Asan ba siya ngayon? Ay, madalas nga matanong ako, kapatid mo ba talaga yan? Eh, sira ulo kayo, no? Oo, kasi pagka tinignan mo siya, para pa rin siyang high school. Sa ano? San Mateo. Nakikita mo kasi yung picture niya. That's it? Only two. You have credit? Doon sila sa Ciudad Liz. Eh. Kasama niya yung parents ko. Buti may naiwan sa parents. You have to tell her. Oh. Si Letlet din siya. Kasama no, that's what I said. Ayun, magkaklase. Magkaibigan. Oh, yun nga. Kaya nakikita ko yung picture niya kasi friend siya ni Letlet. Madalas ko silang nakikita ang lumalabas eh. Dahil ano pa lang, grade school pa lang, magkaibigan na yung dalawang yun. Magkaibigan na, oo. Oh, mag-best friend yun. Parehong payatin, parehong silang maganda. Kakatuwa yung dalawang. Christina, can you move on the bed? Why you have a partner? Trabaho si Benio. Eh, yung pamangkin mo, Kilet, malaki na yun. Ha? Malalaki na yung pamangkin mo. Si Adrian? Oo. Oo. Si Anya. Graduate na ng college. 14. O, dalaga na. Ito 14 pala. Dalaga 20. Na, dalaga na. Kuya, ilang taon na si Ryan? 24, di ba? 24 na si Ryan. Oh. Ay, 25 pala. 25. Dalaga na. Wow. Work na siya. Ngayon, busy sa kanyang ano.
Andito ba sila kay Lep? Ha? Andito sila sa... Oh, kasama niya si... Kasama ni Mama. Dalawa. O di, online classes din. Ay, o tapos na sila. Kasi sila nag-aaral sa Saints ko din. Si Anya. Saints ko nga. Saints ko nga. Kasi Saints ko kayo dati. Saints ko kayo dati. Oo nga. Eh, kaso online, di ba? Medyo medyo mahirap pang ano. Naalala ko nun, parang kabatch mo nun si Bing Loizaga, di ba? Oo. Totoo nga? Ay, kami na? Oo, kabatch mo yun. Kaya, sila pa ni... Scholastican ka pala. Hindi mo ba alam? Talaga to si Nong. Hindi. Kasi na, baka nakalimutan ko lang. Nakalimutan mo lang, ano ka ba? Oo, nakalimutan ko. Saints ko. Ay, mo, Scholastican ko lang, Jer? Ha? Scholastican pala si Kilit? Oo, oh, nakachamba ako, ano? Parang meron. Hindi, hindi ko sabihin. Na-influensyahan mo? Ano? Na-influensyahan mo? Na-influensyahan. Ang isang scholastican. Alam mo, sa wild? Alam mo yung mga Roosevelt na yan. Loko-loko rin yung mga yan. Loko-loko rin yung mga Roosevelt na yan. Loko daw, Nobel. Uy, Jeb, lalubhasan ng Roosevelt yun. Totoo naman eh. Mga pasaway. Jeb, lalubhasan ng Roosevelt. Kahit man sino, pasaway, kahit saan. Yeah, ma... Nakakatawa doon, Jeff, yung ano, yung team. Doon tayo, doon nagpo-prom, di ba? Oh. Pangit-pangit. Pag naiisip ko ngayon, pangit-pangit na natin. Ay, oo. Yung... Alam mo, hindi ako matin ng prom nun. Ng prom? Oo. Bakit? Hindi ko na maalala eh. Pero paano? Baka gusto mo si Kelly at kasama. Kami lang. High school. Fourth year high school. Oo. Di ba? Fourth year. Fourth year high school. Ano ka, college? College. Kayo pa rin ba nun? High school. Ano naman? Ano ba? Yeah. 16 ako na. Eh, gusto ko sa'yo, oo. Kilit eh. Oo, di ba? 16, oh. Batang-bata. Alam mo naman ako, hindi ako matandaan sa mga... Batang-bata ako, naloko ng mga taga-Saints at taga-UST. 17 ako noon. Kaya naman ako napunta ng UST. Dahil? Eh, para isang pamasahin na lang. Okay ka sa dahilan na. Ay, DMTC bus yung sinasakyan na. Hindi na alala niyo yung practical ano, lang ano. Lumindol diba? Na alala niyo. Oo. Grabe na no. Grabe yun. Alam mo no, naglakad kami noon mula UST to St. Joseph. Totoo. Oh, ano ka, umabot pa tayo ng Katipunan. Katipunan pa pala. Doon tayo nakasakay sa Katipunan. Na? Round trip pa yun, ha? Iikot pa yun ako ba, ha? Iikot pa uli yun. Grabe, no? Grabe yun. Katawag mo doon. Oo, umuulan pa tayo, you know? Oo, tsaka medyo may aftershock pa nun, eh. Oo, nandun ako sa ano, no? Nakakatakot naman kasi. Kasi freshman ako nun, eh. Freshman ako nun. Tapos naggagala kami after school, hapon yun eh. Sabi ng kaklase ko, tara, punta tayo ng ano, ng main building doon sa museum. Di punta kami doon. Oo, nasa main building kayo na. Oo, nagka ano, biglang lumindol oh. Gumagalaw yung gorilla doon. Takbuhan ko. Naiwan ko pa yung sapatos ko. Tapos may aftershock, binalikan ko pa, hinahanap ko pa yung sapatos ko. Yung steps pa naman doon, di ba mababa yung ano, yung matatalisod ka. Pagdating ko dun sa ano, pagdating ko dun sa kafa, tawa pa to ng tawa. Magugunaw na yung mundo, maiyak-iyak na ako sa tawa pa ng tawa. Tawa ko ng tawa nun. Si Noel. Hi, Noel. Kamusta?
Saan background mo? Background mo. Aileen. Nung sila may background, mag-background ka rin. Hindi ko alam. Ito yung background ko, San Mateo. Kita mo ko sa diyan ka bumibili ng ano eh ng barbecue dati sa Banaba. Kanan. Yan na. Christina. I got one more. Hold on, don't close the door please. Wala na si Ate Oy. Natulog na ata si Ate Oy. Nawala na si Ate Oy. Nasa si Ate Oy. Natulog. Hello, okay. Weng. Narinig ba kami, Weng? Oo. Thank you. Saan mo ako ba? Kamusta, kamusta? Kamusta mga buhay, buhay, buhay. Ito, naghahanap buhay. Dilog, mayaman na yan. Ah, mayaman ako, Jeff. Umuwi na ako sa Pilipinas. Doon na ako, masarap buhay. Thank you. Pareho lang yan. Hindi, ah. Diba ba? Mas masarap ako po eh, sa Pilipinas. Ngayon, parang pareho lang. Kasi hindi na makalabas. Ah, ganun? Oo. Kape. Hi, Lynn. Nakatatapos ko lang, Lynn. Galing kayong work? From night. Pagod. Pagod sila. Hindi pa natutulog. Pagod. Ah, diretso. Diretso. Oo, straight kayo. Pagod sila lang natin. Oo, para makapagpahinga sila. Oo. Kamusta, kamusta naman ang buhay-buhay sa Ireland? Ito. Summer ba dyan sa Ireland ngayon? Tapos na. Anong ano dyan? Spring na? Ay ano? Fall? Fall. 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 Hi, Kilet. Wala siya kasi, Oji. Nandito kanina, na-drop lang siya. Pero nandito siya kanina. Hindi ko nga napansin na wala eh. Pero kanina pa siya nandito. Na, ano. Okay. Hindi na daw siya makakonect eh. Hindi siya makakonect? Oo, nawalan na yata ng wifi. Si para tayong DJ, pre ah. Parang DJ, ang ganda ng ano ah. Alin? Mike. Pang modulate yan. Okay ah. Pang modulate. Ano? Modulate ba? Nandito ako sa ano eh, sa San Mateo kasi. Tama. San Mateo. Ayan oh. Sa, yung isawan dyan, nakikita mo. Sa Banaba. Oo, si, ayun si Gretchen Bubuli, yung binibila mo ng ano, binibila mo ng barbecue. No. Buti ka pa makauwi ng San Mateo, ako di makauwi uwi. Oo nga, eh. Di ba li, makakauwi tayong lahat someday. Ah, sorry. Okay. Run. Next year, ano? Hmm. Hopefully, next year. So yun, eh, si Ate Oy eh, wala na. Siguro we can start, no? Para din, ano? Para makapagpahinga rin si ano? Galing pa silang straight duties. Sila? Kaya pa? Kaya pa ba? Wala kayong tulog pareho? Kaya pa? Kaya pa? Eh, since na-drop si Ate Oy, sino ba bilang mag-opening prank? Balik tayo sa dating plano. Ikaw na! sige. Ano? Ano na? Ito lang naman, madali lang naman yung... Actually, honestly, hindi namin alam kung paano gagawin. Ano? Pero, ano? Tingnan natin yung ating prepare. Jeff Padregiwa has started screen sharing. Ayan. So, nakita niyo ba? So, yun. The reason why, yun, Dean Noel, nagkausap-usap kami nila, ano, nila Kilit, nila Novel, yan, nila Benny.
The reason then yung iba kasi na nandito sila kanina kaso na drop yung call nila dahil siguro sa internet umuulan daw sa Pilipinas eh. So in a small way gusto sana namin ipakita yung pakikiramay namin dun nga kay Mama Luz. So parang kinausap namin si Noel magkaroon ng parang simple celebration of life para sa mami mo. So yung gumawa kami ng program tinakbuhan kami ni Ate Oy. Na-drop lang yung call niya. So, ito lang naman yung ano, yung hopefully na ma-achieve natin sa gathering na to. So, yun, we'll start with the opening prayer and then purpose kung bakit nagka-gathering ngayon. Tapos mas maganda sana if we can ano, say something, no, how do we remember si Mama Luz? No, tayong bawat isa. And then let's parang hear it from Noel and Lynn. Yung kanilang eulogy. No? Kasi syempre, alam naman natin na hindi madali para sa kanila dahil yung sitwasyon ngayon, pandemic, mayroon pumuwi, tapos walang gathering. So at least in this small little way, they can kumbaga, share yung kanilang heart patungkol din sa, ano, sa experience nila sa life ni Mami Luz. Tapos yun, closing prayer din, kamustahan. Ganun lang para just to ano, celebrate yung life ni Mama Luz. So siguro let's start with the prayer, no. Pray tayo. Yeah. Okay. Sige, nalangin tayo. Heavenly Father, we thank you Lord for this beautiful day. Thank you God for this opportunity to commemorate the life of Mama Luz. And we pray for Lynn and Noel and their family. Kay kina Lisa, kina Boy. We pray that you comfort them during these times, Lord God. And we also pray, Lord God, that yakapin niyo po sila, Lord. At i-comfort niyo po sila sa mga pagkakataon na to. And during these times, Lord God, sana mapakita namin bilang mga kaibigan na kung gaano kami nagkikare sa kanila and nakikiramay, Panginoon. We pray all this in Jesus' name. Amen. Yeah. Amen. Amen. So let's start with Noel. Noel, explain mo naman bakit tayo ano? Actually, pag-usapan namin paano ba actually ako sa ganitong memorial gathering parang hindi ko alam kung ano bang sasabihin sa ganito pero alam mo naman din na we felt yung kawalan mo syempre yung sadness mo sabi ko nga nung nag-usap tayo, parang kung pwede lang na ibigay mo yung iba, sa yung bigat, di ba? Pero sabi ko nga rin sa'yo, parang process yan. So, talaga mag-grieve ka muna, di ba? So, this way lang. Parang, yun nga, sinabi ni Jeff na para mapakita namin sa'yo na nandito naman kami. Kaya lang siguro, yung mga time na nangyari na yon hindi namin alam pa paano pa i-approach. Kaya ngayon lang, kumbaga, sabi nga, parang hindi na. Pero kasi para sa akin, parang ito lang yung tamang time. At least nakapag-process ka na. Diba? Bago ka niya. Kasi syempre, kailangan sa inyo muna, sa family niyo muna. So yun, sana lang, kahit pa paano mapagaan namin yung nararamdaman mo yun ng pamilya mo. Parang dati, iniisip pa nga natin magpapamisa. Sinek ko yun sa Chicago ata yun, yung Nobel eh. No? Actually, nakapagpadala naman ng mask card kay Kuya, kay Roger. Nabanggit ni Kuya. So, nilagay na lang namin doon ni Colette na Marian Youth Movement. Yun nga. Tsaka eto,
yun nga, para maramdaman mo naman na andito naman kami for you. Siguro let's start muna kung ano, bago natin mga bago mag-eulogy si Noel saka si Lynn, syempre. Let's start kung ano yung naaalala nyo, no, tungkol kay Mama Luz, parang ganun. Kumbaga, paano nyo siya nakilala or paano siya naaalala. Ayan. Sige, volunteer ko si Gilet. Joke lang. Sige, una ang naaalala ko lang, naalala ko lang talaga kay Mama Luz yung ngiti niya. Kasi parehong-pareho sila ni Lynn, parehong-pareho kayo ng ngiti. Yung pag kamukha sila. Ngumingiti, talagang nakasmile pati mata. Kasi hindi ko naman siya palaging nakasama. Di ba pag pumupunta tayo sa bahay nila Lynn, palaging welcoming palagi yung ngiti ni Mama Luz. Saka isang super bait talaga niya. Hindi ko ata siya nakitang nakasimangot. Ganun kasi talaga yung ano niya, character niya at talagang palagi siyang masaya. Yun. Kahit nung huling, hindi ko na matandaan kung kailan ko siya huling nakita, pero siguro isa sa mga bakasyon ko din yun, kailan ba tayo nagkita? Basta ganun pa rin yung ano niya, yung ngiti niya, palagi siyang, basta maasikasa siya palagi. Yun. Tatandaan ko sa kanya. Parehong-pareho nga kayo, Lynn. Pati yung, basta yung ways niya, parehong-pareho. Kaya alam ko na talagang super close kayo ni Mama Luz. Kasi pareho kayo ng ugali. Sobrang bait. Magkapangalan pala yung tatay niyo, ano? Roger. Oo. Diba? Rogelio? Rogelio. Boy, kung tawagin. Roger Rose. Rogelio. Roger Luz. Rogelio. Ako, Rogelio. Daddy ni Kila Rogelio. Rogelio. Parehas ni Rogelio. Rogelio ang ano niya. Ang nickname niya. Tapos kailan? 2014 yun, di ba? Nawala. 2014 ba, Daddy Ma? 2014. Oo, parehong taon tayo, Lynn, noon. 2014, March. Ay, March. Hindi March, April. April 30. Alam ko magkasabay din sila noon ng taon. Oo nga, 2014 si Papa. Pero July siya. Nauna si Papa lang ano. Kaya yun, yun ang talagang natatandaan ko kay Mama. Talagang. Basta masyado, maganda talaga yung smile niya. Palagi kanyang welcome na welcome ka palagi sa bahay niya noon kapag pumupunta. Yeah. Masaya talaga yung yung feeling pagkasama mo siya. Lagi may pamerienda. Oh! Yun lang talaga. Yun ang sasabihin ko, lagi may pamerienda. Lagi naman, diba? Yun lang talaga pinupunta namin doon yung merienda. Lagi naman may pagkain. Ako, naaalala ko kay kay Mama Luz, yung tuwing makikita ko siya, nagwawalis doon sa bakuran. Ay, tama. Lagi siya nagwawalis sa bakuran. Totoo. Tapos, yung una namin nakilala siya, sabi niya, may mga dalaga akong anak dito. Eh di siyempre, nagpanting agad yung mga tenga nila Noel. Diba? So, ang una namin nakilala noon si Liza, hindi si Lynn. Tapos basta naalala ko noon, pinaka-naalala ko niyo yung nag-birthday si Noel na ginanap sa bahay nila Lynn. Tapos yung cake mo, boobs. Boobs. Alala mo yun? Di ba? Ayun. So, basta every time na pupunta doon, laging may kainan. So, yun. Napaka-accommodating niya. Tapos ang naalala ko, pag nakikita ko si Eva Carino, yung nanay ni Robin Padilla, kamukha niya. Oo nga, no. Kamukha niya. Kamukha niya, di ba?
Yeah. Mm-hmm. Nagulat ako nung nakita ko yung picture niya dito, yung may belo. Kamukha niya si Lynn. Diba? Kap, ano nga daw ako? Copycat, Xerox, copy oo. Daw. Karig sila eh. Oo, magkamukha oo. Talaga kayo. Parang ano, parang nabuhay ka nung panahon na yun, no? Si Mami maputi, kaya ako yung carbon. Siya yung... yung naalala ko na pagka pinapaalam namin si Nalin, ibang okay lang sabi niya. Okay lang, basta wala si Noel, huwag niyong sasama si Noel. Kaya laging binibili nun, ay atin niyo yung anak ko ha. Yan, lagi sinasabi nun. Yan. Yung naalala ko nun. Basta pinaka-striking na naalala ko, lagi siya nagwawalis dun sa bakuran nila. Tapos papausukan niya yung puno nila. Yung mangga. Yung mangga. Exactly, yung mangga. Tinamaan na ata ng ano yun, ano, Lynn? Wala na yun. Naputol na ng Batasan Road. Oh, so daan na. Pero yung bahay nyo, katabi, hindi tinamaan. Katabi kasi kayo nun, di ba? Yung bahay namin natamaan, kaya nga di ba na nagpa-renovate na kami ng bahay. Ah, tinamaan. May isang mangga na lang ang natitira doon. Anong pangalan? Kasi malaki yung bakuran nyo. Maganda yun eh. Tas malilim. Wala na ngayon. Ano na, pangit na doon. Mm. Pababa yun, di ba? Pababa nung sa may basta bridge. Malapit na mismo yon. Oo, doon sa Felicidad. Kaya yung buong pababa eh, ng Felicidad eh. Teka, sino nakatira doon? Si Boy. Boy. Oh, may pamilya na rin si Boy. Yeah. Mm. Yeah. Yung si Boy naman, kamukha ng tatay niya. Di ba? Ate, ang kamukha ni Papa. Ah, si ano? O, oh, kamukha nga. Si Boy, yeah. Kamukha rin ng mama mo. Mm. Ayun. Si Mami, ang ano, parang siling yan eh. Madaldal, kwento ng kwento. Mm. Kwento yan, pag nasa kanila ako, yan, kwento. Puro kwento. Hanggang ngayon, si Lynn, yan, pag ano, isang nanaasar sa akin to, itahimik ako, tapos yan ko kwento. Maski sasak yan, diba? Pag ano, kwento pa ng kwento ako tahimik. Ninja ka kasi ko, saan ninja? Tahimik ka lang, pero mabagsik ka eh. Hindi alam ni Mami Luz, girlfriend mo na pala. Na-trivia ako sa inyo. Ano? Na-train ka? Na-train ka kay Bilog? Mas close kami ni Mami kaysa kay Lynn. Mas close ako kay Mami kaysa kay Lynn noon. Oh. Alam mo, kami naging magkasundo ni Mami? Dahil pareho kaming ano, mahilig sa mag-alaga ng manok. Ah. Manok? Oo, oh, kahit wala. Kahit wala si Lynn, pupunta ako sa kanila. Si Mami ang ano, ang pinupuntahan ko, hindi si Lynn. Nah. Inuna ang nanay. Strategy pala yun. No? Inuna ang nanay. Unahin ang nanay. Maging mag-close kami ni Mami, no? Saka, hindi si Noel yung ano, kasi si Mami ang ano, nalaman niya no na naliligaw si Noel sa akin. Siya yung nagsabi talaga na, oh, dadalo ba yung Noel dito mamaya? Oh, may donut na inuwi papa mo dyan, nasa ano, sa kusina. Pagdating, bigyan mo ng dalawang donut para para oo. Talagang ano. So, bottom-bottom pala si Noel, talaga ano? Si ano, galing. Mami mo. Galing kasi yung strategy niya eh. Oo. Inuna niya yung nanay. Noel, sana all. Yun nga sasabihin ko sa... Sana all. Dapat matuto sila ngayon kay Noel, ano? Dapat ganun. Oo nga. Dapat diligawan mo pa yung... Ano. Diligawan mo muna yung nanay. Oo, tama. Na, ano... sasagutin mo, mapapakasalan mo. Eh. Ibig sabihin lang nun, boyfriend, getting to know. Ganun lang. Diba? Walang sukuan ng bandera. Yun lang yun. Yun yung sabi ni Mama Luz. Yun na gano'n sa akin nun. Pero, there's a time na ano, talaga nagalit sa akin si Mami. At talaga? Pinag-iwalay kami ni Lynn. There was a time na pinag-iwalay kami ni Lynn.
Eh baka ano nasa Saudi ka. Oo nga, tama. Oh. Correct. Eh kasi ano kay controversial ganun eh. Ay hindi, si Lynn pala controversial noon. Meron daw kasama si Lynn na ano. Ano ba yun, Lynn? Di ba kinukwento mo sa akin, nasa BPI ka nun eh. Kaming wento, oh, yeah. Kaya nakap kaming ano eh. Oh, sinuwel din ata yung kasama niya nun eh. Di, maraming ano eh, istorya eh, na ewan ko. Ano, ganun talaga ang buhay. Si mami sa akin nun. Family. Hindi kami, ano. Wala pamilya, kami, pamilya. Pamilya. Oo. Wala kami yung problema. Na-turn off si mami sa family. Parang ganun. Usually kasi ganun, bago ikasal, minsan nagkakaroon ng ano yung clash yung family. Mm-hmm. Tapos nung umuwi ako ng Pilipinas, sabi ko, tara, punta tayo sa bahay nyo. Pagpasok ko, tagtag ng mura. Demonyo. Demonyo talaga. Lumayas ka. Ala, kinain ko lang. Imagine na nagagalit si ano. Paano ka bumawi? Binila mo ng manok. Nako. Oo nga. No. Binila ng manok. Kinaladkad pa ako noon. May mga bisita. Kinaladkad ako. Halika. Wala ano to? Ano to? Sabi niya, wala kang ano to? Parang hiwala daw ako respeto sa kanya na ganyan-ganyan na ano. Sige na, sumiksik ka doon. Tingnan ko lang kung ano maging buhay mo kapag nag... Mama ka sa demonyong yan. Yung kasing pamilya niyan. Yan ang siksikan mo. Sige, bahala ka ng ganyan-ganyan. Yung kalang galit na galit siya. Suwail, ayun yung sasalita. Suwail na anak. Alam mo, biktima kayo ng fake news malamang nung panahon na yun. Yan, nadali kami ng fake news. Siraan. Kasi ano yan, ganyan yan. Yung mga sabi-sabi na ganito, tapos nakarating kayo ganyan. Ano mo yun? Naging hatred na, naging anger na. Alam niyo. Wala ka namang ginagawa ng cause. Mabait ka eh. Kailan na kita eh. Naman, ninja ka eh. Ako nga sinasabihan. Diba nagsimula kasi noon? Nakikita eh. Sinasamahan daw ako. Ginagawa na ako ng chismis. Pero matindi si Awing. Okay. Dumating ka na lang, ikakasal ka na lang. Sarap ng buhay mo. Sarap talaga ng buhay niya ever since. Silin lahat ang gumawa ng kasal nila. alam niyo bang few months pa na ano siguro parang January ang wedding namin. November galit na galit pa si Mami kay Noel. As in hindi wedding. Daw siya pupunta sa kasal ko. Talagang wala talagang ano siya, hindi sumasali sa mga ano talaga preparation. Ano lang yan ano yung bang chocolate si Noel na lalagay ko sa freezer itatapos sa basurahan. Mga ganyan na. Na-fake news kayo. Mabait siya pero pag nagalit. Ito yung ano lang yun eh. Motherly love yun, syempre. Gusto niya lang proteksyonan yung anak niya. Oo. Ang kalaban naman talaga dun, hindi naman si Noel. Yung, syempre, siguro may nasabi yung side ni Noel. Normal yun sa mga Pilipino eh. Usually bago kasal. Nagkakatampuhan yung ano, dalawang pamilya. Nagde-date kami nito eh, yung kapatid niya nasa likuran namin eh. Pati yung girlfriend mo yun. Sabi ko bilisan natin. bodyguard kami nito. Anong pinanood niyo ko sa Imbaldomaro? Saan kayo nag-date noon? Sa SM Center Point. Center Point? Hindi, kumain lang kami noon eh. Kung saan naman tayo. Minsan wildlife. Hindi, nung man. Kasama si Boy. Ay, oo. Mga ganun ang date noon. Nagpunta pa nga tayo kilit ng ano eh. Manila Zoo ba yun? Nako, nauupo. Kilit na. Yung kasama na yun. Ang ano eh, no? Pag-usapin natin kayo. Unsocial eh, no? Unsocial, Manila Zoo. Manila Zoo. Muna ang kilit. Natatandaan ko yun. Tas nanood ng sine, ano?
Ano, kasama tayo nun. Eh. Sabi ni Noel, yung piliin natin sine yung walang tao. Matandaan mo yung jet? Oo, oh, natanda ako pa yun. Nag-jeep lang tayo nun eh. Social na social tayo nun. Wala namang ibang way, di ba? Para sumakay doon. Ay, man. Di pa nga natin alam papunta doon. Wala pang nakakapunta doon eh. Kaya talaga, ano nyo, magselo si Nobel niyan. Hindi natin nasama si Nobel noon. Okay lang yan. Sige. Kasi, yung ba ni Bong noon, Nobel? Oo. Oh, si, hindi. Sino ba ang boyfriend niya? May ibang lakad ko lang ni Bong eh. Si Bong, di ba? Oh, si Bong na nakamalay-malay. Nakamalay-malay. Paano pala, ano, paano bumalik yung loob ni Mama Luz kay Noel? Wala, ano man. Nangyari lang eh. Hindi. Nangyari ano, lang. Hindi, nung ano to, nung malapit na kaming ikasal, nagkasakit ako na nakita na mami na bumabagsak na yung katawan kong nagkakasakit na ako dahil nai-stress na ako, malapit na yung kasal namin, tapos siya galit na galit pa, hindi talaga ayaw bumili ng damit niya, na tipong hindi daw pwede, ano, yung talagang against na against. Eh, nakaplan, uwi na kami. Lagi na ako nilalagnat noon. Talagang nagkakasakit na ako, sa nasa BPI ako. Pag may time na bigla na lang iiyak ako, na yung talagang yung stress ba. Tapos, nagkakasakitan na... dito si Noel, pinapunta yung uncle niya saka si tatay sa bahay na namanhikan na. Namanhikan nang wala siya. Hindi siya kasama ng manhikan. Tapos nung ano, sabi ni ng papa ko naman ng ano talagang ano, sige na, uy, ano dadating yung ganyan pap, handa ng pagkain papa ko ng ganyan ganyan. Naririnig ko nagtatago ako sa kwarto, ninenerbis ako kasi kung ano magiging resulta. Si mami pa na yan salita noon. Ay, nako, lagyan mo ng laso niya mga yan. Grabe, hindi ko ma-imagine si Mama Luz na gano'n. Ay, nako, matindi yun pag nagalit yun. Kapag ano yun, matindi yun. Mabait kung mabait, pero pag nagalit, tigre yun. Oo nga. Talagang ano. Buti na lang mabait kami sa kanya, no? Di, wala naman problema sa grupo natin. Oh, wala. Tayo lang. One time lang. Has stopped screen share. Wala namang ano nun. Wala tayong issue kay Mama Luz na ni. Nadamay lang tayo eh, no? Mm-hmm. Parang nadamay lang kami. Yeah. Mm-hmm. One time lang doon. Balit sa'yo din nung bago-bago pa tayo makikilala. Na siya yung nagsundo sa akin. Tapos. Ah, naalala ko yan. Totoy, nakasama ko nun, Jeff. Pinahatid ako. Ito na si Ate Oye. Totoy sa akin, bumubulong. Sabi ko, sige na nga, yan, ano ko, likod kami. Sabi ko, sa likod kami. Sabi ko. Nagalit si mami sa akin, no? Ikaw kasi ang pumikap daw, dapat ikaw nag-drop off. Diba? Naalala ko yun, napagalitan tayo nun. Pagalitan tayo lahat. Nadamay tuloy ako sa'yo. Ay, Ate Oye. Ayan si Ate Oye. Ate Oye, si Ate Oye. Dipad, welcome back. The 30-year-old Ate Oye. Saan ka? Ate Oye. Long time no hear. Ayan. Ate Oye, nag-ano kami. Nagbibigay kami ng mga alaala namin kay Mama Luz. Baka meron ka dyan na kwento tungkol kay Mama Luz. Teka lang, bumaha kasi. Bumaha? Bumaha. Ah, bumaha. Malakas yung ulan. Malakas yung ulan dyan, Toy. Malakas yung ulan. Nasa bintuan ko. Oh. Teka lang, ha? Pupunasan ko lang. Oh, sige, okay lang, Ate Oye. Teka. Sige lang, Ate Oye. Dito lang kami. Punta muna tayo sa Tagaglow. Madilim eh. Yung Tagaglow. Kailang makinig ka lang, Ate Oy. Ah, oo. Oh, dito na sa pinipad na. Pintuan ko. Apad, ikaw, Pad. Dito kay Bera. Na? Ayan, no, Bera. Ano na alala mo kay Mama Luz, Pad? Oh, Mama Luz, favorite niya yung ano,
Favorite niya yung Happy Meal na toys. Pamalus na. Tama. Pamalus. Happy Meal. Talaga, Happy Meal. Mangulek na nga ano yun. Ma, di ko alam yun. Mangulek na siya nun? Eh, dapat pala ikaw ang sinagot ni Lynn dahil manager ka ng McDonald's eh. Pwede na siya maprovidean linggo-linggo ng bagong Happy Meal. Kompleto collection. Kompleto oh. Collection. Yun, any request niya eh. Ah, binibigyan mo siya nun? Isang items lang ata yun. Hindi ko makompleto kasi nga ano eh. Andun pa yun to. Naalam ko sa nakalagay yun. Talaga? Tinagawin talaga niya. Ako lang yun eh. Akin na lang yun. Souvenir? Wow naman. Pero naalala ko to. Yung pinupuntahan niyo talaga dun. Ano eh? Ni Lisa eh. Inaabangan niyo magwalis din sa labas. Kayong dalawa ni Gary. Gary yata yun ah. Gary yata yun. Tapos yung nalaman nyo ikakasal na, parang malungkot na kayo. Di ba parang ikakasal na si Lisa nun eh. Ikaw ano, Bilog, Kosa, ikaw. Yata si Benny. Nakamute ka, nakamute. Ang galing lang! Ang galing lang! Sige lang, Ate Oy. Umasok sa kwarto na eh! Okay lang, Ate Oy. Oo, oh, Ate Oy. Dursado pala. Walang problema. Limasin mo muna yung ano. Ama kuryente. Nakamute. Nakamute ka, Bilog. Nakamute. I-unmute mo. Yan. Okay na. Okay na. Pwede ka na magsalita. Okay. Ito rin si Lisa din ang pinupunta niya ata eh. Hindi na ako? Hindi ah. Hindi si Mama Luz eh. Hindi. Ako maalala ko talaga si kay Tita Luz. Yung talaga mabait siya tsaka makwento. Kasi every time na nadaan ako doon kina Lynn, pag lumabas ako, pagpabalik ko, kahit wala si Lynn. Basta pag nakita kami yan, kukwentuhan kami matagal. At ano na naman pag-usapan namin. Ang natatandaan ko sa kanya. Kukwento siya talaga. Tsaka talagang napakabait niya. Sabi ko nga sa'yo, kahit wala si Lynn, papapasukin niya ako sa bahay. Sa lang. Okay, so, sabihin niya lang sa akin, hindi, hintay mo muna si Lynn. Sabi niya, hindi. Ano lang ako, napadahal lang ako dahil may hinatid ako dyan sa kanto. Lumabas lang ako. Pero talagang ano, talagang mabait siya. Kaya hindi ko makakalimutan kanya. Saka napakadali niyang kausapin. Hindi siyang i-approach ba? Na sabi mo, parang tingin mo, kala mo, ano, na tawag nito na, yun, masungit, gano'n, hindi. Sa tagal-tagal na ang palagi ko nakikita sa kanya pagka nag-uusap, nag-kilita ko talaga. Yun ang nakakalala sa kanya. Sayang nga eh, nung umuwi ako, gusto ko nga siyang punta nung tato, hindi ko alam kung bakit ako nakapunta. Okay, siguro, sobrang ano na siguro. Busy, saka alam mo naman, pag nababakasyon tayo, medyo ano lang, abilitan. So, hanggang ano ko sana nagkita kami no. Yung nagbakasyon ako una. Ano nakita ko pa siya. Nakapunta ba siya sa Ireland? Hindi. Ay, hindi. So, yun lang ang masasabi ko. Ah, Mami mo pala yun. Si Mami Rumi pala yun. Nagpunta ng Ireland. Ay, oh, si Nanay ang nakapunta. Si Nanay, oh. Si Nobel. Nobel, Miss Globe. Hello. Alam niyo, may sasabihin ako sa inyo. Hindi, talagang ano, hindi ko alam
bakit ganun. Parang hirap akong makaalala ng mga details talaga. Sa totoo lang, ngayon ko lang para napapatunayan na. Siguro dahil na rin ako. Pero ngayon talaga, parang wala akong maalala nung kabataan natin. Although, naalala ko, konti lang. Pero kay Mama Lu, ang natatandaan ko lang yung feeling. Feeling na parang kahit nandyan siya, hindi tayo lang. Kasi mabait siya, alam natin mabait siya. Yung feeling lang yung parang naaalala ko. Pero yung mga details na katulad nyo, naaalala nyo yung nagwawali siya. Wala ako nun, ewan ko kung bakit. Parang may sakit. Oo, totoo. Sa totoo lang. Kahit nung high school days ko, hindi ko na siya naaalala. Tapos, kaya sabi ko, parang ano ba yung sasabihin ko? Kaya ang naalala ko lang yung naramdaman ko pagka nandyan siya, hindi ako nahihiya. Hindi tayo nahihiya masyado sa kanya kasi alam natin mabait siya. So, yun lang. Hindi ako masyadong, wala akong masyadong masasabi. Sorry. Alam yan. Ano yan? Epidural yan, no, Ben? Epidural. Alam mo yung epidural? Dahil tatlo na yung naging. Tatlo na kasi, tatlo. Hindi, ang operation ko lang, major operation ko lang talaga is yung sa bunso ko eh. May joke lang. Hindi, alam mo, ito pa, ito po sa akin. Hindi, nasabihin ko lang din para alam nyo lang din na pagka matagal ko nang hindi nakikita ang isang tao, kahit makasalubong ko, hindi ko na makikilala. Hindi, totoo yan kasi last time, tinanong mo kung sino si Bobby. Talaga? Tinanong niya, sino si Bobby? Totoo, hindi ko. Hindi niya maalala. Hindi talaga maalala. Tinext niya pa ako, Jeff, sino ba si Bobby? Sabi ko, hello, nanligaw sa iyo yun. Nanligaw ba si Bobby? Oo, nanligaw sa iyo. Hindi ko kaya pwede. Kaya buti na lang talaga. May Facebook na. Yeah. Pero naalala ko, Novel, nung birthday ni Noel, nandung ka. May picture eh. Nakita kita. Oo. Oh, buti nga may pictures eh. Hindi okay. Ko na maalala yung kinikwento niyong may cake. Kasi nakita, naalala ko yung cake na ano, boobs. Sino ba may idea nun? Malamang si Lynn. Parang surprise pa nga yun eh. Parang surprise birthday. Oh, di ba? Nandun ka din noon. Nakita kita sa picture eh. Padala mo nga yung picture. Lalabas ko nga yung picture na yun. Ano mo, Jeff? May picture talaga. Nakita ko kayo eh. Kasi nang tinitingnan ko, sabi ko, dito sila. Hanapin ko. Picture na ano ah? Picture na picture. Oh, yun naman ang uso nun, di ba? Oo. Si Ate Oyi. Ayan ang madami. Si Ate Oyi. Madami yung picture natin. Labas mo nga, Ate Oyi, yung mga picture namin na na ano. Para kami mga Alkitong Entertainment. Binigay ko kay Alma nung uling meeting na. Kay Alma? Nabaha. Nabaha, di ba? Naku, sayang. Nabaha eh. Yung mga naka-short shorts kami na pang-basketball na wala kami pinanalo. Alo. Panalo naman kayo sa mga cheerleaders noon. Pinanalo tayo sportsmanship. Sportsmanship award kasi hindi nang okay. Madaming history ang basketball na yan. Madaming history. Huwag nyo na akong katin. Ano yun? Hindi ko alam yun. Oy, mukhang wala ng baha. Ang nangyari, Ate Oy. Kasi yung veranda rito sa ano, taas. Open to. Nagbara pala dun sa may lusutan ng tubig. Oh. Hindi ko napansin. Pero Ate Oy, in fairness sa... ha, lumakas yung signal mo nung bumaha. Luminaw ka, oh. Luminaw ka nung bumaha. Nandiyan lang pala yung power, eh. Ay, Jeff, para sinisiyo kanina, no? Oh. Sipado ko na mga bintana. Wala kasi talaga internet kasi ang lakas ng ulan tas ano kidlat. Mm. Clear ka na eh. Kaya nawala ng wifi.
Pero yung paano ba daw naaalala si Mama Luz? Ah, ako na ba? Oo, ikaw na. Segway yun eh. Madalas ko pa yun kasi, di ba, pagka may papaalam, magpapaalam kay Lee, naalala ko, mahinahon lang siya magsalita. Yung mahina na, tapos mga ano, pero para stricto din naman. Parang yung sinasabi niya, may ano, may patama eh. Huwag ko kung ano yung, inalala ko eh. Pag ano, yung papaalam si Lynn. Tapos may mga okasyon. Ate, ay curious ako, paano mo na-convince si Aling Luz na ipasama yung mga anak niya sa atin? Yun diba? Ay, hindi ko na maalala. Diba kasi mukha mo mukha kami mga haragan kasi, din eh. Tapos yan sinakilit sa Saints ko, di ba? Sina Lynn, ano, Merinol, di ba? Tapos ano? Tapos asama sa amin, no, di ba? Mukha kami ng ano. Nakita kami ni Mama Luz ni Nobel kaya pumayag. Oo. Baka kasi ano, si Nobel kasama na talaga charmy, namin 'yan. No, charmy. Kasama ano, ang hirap. Tingin mo lang, mabagsik lang mukha. Hindi, si, di ba si Nobel, kasama na namin talaga yan dati. Kumbaga, one of the boys na yan eh. Kumbaga, tsaka, kumbaga, Roosevelt din yan eh. Kumbaga, nagkikita-kita kami. Pero kayo, Saints ko, Merinol, tatanungin kita, Ate Hoy, paano mo sila na-convince sumama sa amin? Iniisip ko kung paano nagsimula yun. Ano pa ako noon, anting. Matindi convincing power mo sa magulang. Ano ba yung hantin ko noon? Alam ko yan, yung Flores de Mayo. Ay, ano? Oo. Ay, oo. Yeah. Doon ba nagsimula yon sa Flores de Mayo? Doon! Nagsagala si Lynn. Hindi pa sila pinuha ko na sila mga sagala. Yung ano, yung nag-aalay na. Di ba, dalawa kayo dapat ng ate mo? Dalawa kayo, no? Nag-quit lang yung ate mo, eh. Naramdaman niya si eh kasi nag-asawa na yung ate niya. Asawa na siya noon. Hindi pa. Eh noong umpisa wala pa siyang asawa na natatandaan ko nga. Dalawa sila noon. Oo. Oo, dalawa sila po. Nakapag-attend pa siya noon, 'di ba? Oo. Pero ba't nga curious lang ako, ba't nagsasama kayo sa amin? 'Di ba kayo natakot? Mura, paano naman tayo pagkatiwalaan? Parang, yung itsura kasi natin nun, parang hindi mo pagkakatiwalaan. Drive, man. Nag-English siya. Dapat napapaslang na naman si Ben. Yes. Ito lang. Ayan si Kati Oye. Ano pa yung naalala mo, Kati Oye? Sorry, pinutol kita. Ano yun pa yung naalala mo? Paano mo sila nakilala, Ate Hoy? Ako si Boy Abunday, sorry. Paano mo sila nakilala? Hindi ko alam eh. Pero kilala ko na si... Ang alaman ko na, nakilala ko na lang sila. Di ba kayo magkamag-anak? Parehas kayo pilido eh. Villanueva. Oo nga. Parang Villanueva sila. Ano yun? Ang Villanueva kasi hindi naman magkakamag-anak. Hindi ko na maalala eh. Kung kayo nga, hindi nyo na maalala si Nobel eh. Ako pa, senior na ako. Yoyi, tandaan mo nun yung may patay sa inyo. Hindi ko lang po si Kuya Boyong yun o si... Kuya Boyong. Umaten sila rin nun eh. Umaten? Tapos sabi, ikaw yata sa amin nun. Oy, mga M-boys, atid nyo yan dalawa. Oy, ikaw po naabot si... niya ba si Kuya Boyong? Tapos ako nag-attend. Ay, naabot mo si Kuya Boyong, Lynn? Pero hindi buhay pa. Buhay pa siya yun, Jeff. Buhay pa siya. Oo, buhay pa siya nun. Yeah, naalala ko nun sa ano sa ospital pa si Kuya Boyong nun, di ba? Oh, sa ano, labor. Oo. Oo, pinuntahan pa natin nun yun. Yeah. Sa labor,
nagpunta tayo noon. Kasama ka ba noon din? Hindi pa. Kami lang. Hindi pa. Oo. Pero marami tayo noon ah. Kaya nga. Yun yung parang ano ni ano eh, parang yung time na nagpapaalam na si Kuya Boy yung nun. Nagpapari siya nun, di ba? Oo. Ano na eh, papunta na siya ng Italy. May sulat na eh. Nagulat nga yung mga pari dun eh. Kasi bigla siyang umuwi. Yung pala, alam, parang naramdaman niya na alam niya. May cancer siya sa ano, brain. Mas sakit lagi. Tapos naglalaro kay Labong. Pag-uwi, nakatid ni Labong. Sakit mo, sakit yung ulo. Inabot mo ba si Kuya Boyong, Kilek? Oo naman. Oo naman. Oo. Ba, nagba-basketball pa tayo. Hindi niya nabutan niya. Nabutan ko, Ate Oy. Nabot na, inabot niya. Nabot niya. Ako, ngayon ko lang nalaman, inabot pala ni Lin si Kuya Boyong. So, umatin ka pa ng burol ni Kuya Boyong. Yung sa kay Iklet? Doon mo nakilala si Ate Oy. Natatanggal ko, buhay pa siya noon nung nag-join ako. Buhay pa siya noon. Oo, buhay pa siya noon. Ikaw yung unang ano eh. Oo. Ay, hindi. Sino ba unang presidente? Si Noel ata eh. Oo noon. Tapos ano... Yun. Alin? Unang presidente. Si Jun. Ah, si Jun Salazar. Oo, oh, si Oo. Salazar. Oh, tapos si Noel. Ibang iba. Di ba si Noel naging presidente si Noel? Hindi naging presidente. Pero, ay, hindi ba? Hindi. Si Jun. Si Noel. Ay, presidente ka dati? Treasurer lagi si Noel. Alam ko yan. Hindi ba secretary yan? Treasurer kasi magaling maghawak ng ano, pera. Hey, alam ko lang, role lagi ni Noel, taga-turo na sayaw eh. Choreographer. Official choreographer. Ay nga ka, Jet. Biglang naaalala ko eh, lagi na lang. Mainit na ulo niya pag di naman nakuha yung step. Ano, kay Jen, doon na president ko. Ano ba yan? Pero nakilala mo na si Aling Luz noon. Ano? Oo naman. Kaya mo na-invite si Nalin. Mahinahon na siya magsalita maski noon pa. Maski na nung mild-mannered. Mahinahon lang siya magsalita. Except daw pag galit. Sabi ni galit ni Noel. Galit talagang galit. Except pag galit kay Noel. Lahat ng kulang nyo, hindi nagagalit sa akin. Maski naman ang bagstick, hindi nakakangiti pa sa akin yon. Kaya lang ako natatakot. Sino? Si Aling Luz? Hindi. Ah, mami niya, no? Nagagalit sa akin. Nahirapan ako sa mga senior. Yung mga mabait kayo. Senior, doon ako nahirapan. Ha? Mabait yun si Aling Rose. Mami ni Kilet. Mami ni ba? Mami ni mama ko? Oh, mabait yun. Sa akin lang hindi mabait yun. Sa kanilang lahat, mabait. Sa akin lang hindi. Hindi ko malaman kung bakit. Talaga, Ate Oy. Hindi naman. Hindi mabait yun si Aling Rose. Mabait. Ano, yung tatay ni ano? Nung kambal. Yung tatay nung kambal. Oo. Si Mang Crispin. Si Mang Crispin. Asawa ni Aling Toneng. Oo. Ano, ah, hindi mo na naalala yan. Ganda ng memory. Ang galing ng memory mo, Jeff. Ah. Dating girlfriend ni ano yun, ni Ramon. Yung isang kambal. Ayun. Di ba? Oh. Yan ang pangalan ng dalawa ng kambal. Si Victoria. Victoria. Kaya napunta sa kambal. Yun yung isa. Victoria sa kambal. Ang nakatuloy yan ni Ramon, kambal din. Christina. Yeah. Naalala ko si Christina ang kasama natin, hindi si Victoria. Oo, ayaw ni Victoria kasi hindi sila pwede pareho mawala sa tindahan. Pero sino, sila, diba? Sino naging girlfriend ni Ramon doon? Si Victoria, si Christina?
Christy. Christina. Christina. Tama, alam na, hindi pa, chismosa din. Late lang. Kasama sa palagi. Tama na, pangasawa niya, kambal din, di ba? Na yung isang kambal nun, ex okay. Naman na bilog. Nako, ita niya naman, chismis na chismis. Wow, parang celebrity pala. Oo. Nakakonect. Si Bilo pa yung girlfriend niyang kambal, eh lagi nag-aaway yan, nagbabatuhan. Yan. Buking tuloy ni Ate Oy. Problema yan. Ate na si Tito, ginahabol. Alam niyo, lahat ng sikreto, si Ate Oy nakakaalam. Oo nga eh. Tapon, nagpupunta pa yan sa Lamuan yung dalawang mag-boyfriend na yan eh. Oh? Tatawagin ako, kakain kami doon sa labas. Yung pala, problema pag-uusapan. Si Ramon, si ano, sino pangalan nun? Yung asawa ni Ramon na kambal? Jennifer. Bernadette. Yeah. Bernadette yun. De, Jennifer yun, di ba? Jennifer. Bernadette. Jennifer. Si Ine. Ha? Ine. Ine ang nickname niya, Ine. Si Jennifer. Ah, Jennifer. Oh. Biro mo pagsasaraduhin ako lang Xerox, tapos kakain kami dito malapit sa parang kalendarya doon, tapos pag-uusapan lang yung problema nila. Pag-ibig, oh. Boy, pag-ibig. Ay, hindi ka naman, hindi ka naman namin ginagambala. Hindi ka naman namin ginagambala ng ganun, Ate Oy. Di ba? Oo. Wala naman kami problema noon. Wala naman kami problema noon. Tawa ng tawa si Nobel. Nobel, ini-star mo ba si Ate Oy noon? Hindi ko na matandaan. De, pero successful ka Ate Oy, at least may nakapag-asawang MYM. Oh, 'di ba? 'Di ba? Ayun ang pangarap mo, naging successful ka kay Lynn at kay Noel. Oh. Salamat tayo kay Lynn at salamat tayo kay Lynn at kay Noel. Wala naman sa isip ko yan. Natupad yung legacy. Ay, si ng patid kay Noel, hindi ko alam, may target. Ate Oy, ikaw Ate Oy, nagsabi. No, wala. Patid mo nga yung dalawa. Oh, nagpresenta wala, ka naman. Wala, eh. Hindi ako nagpresenta, sinabihan mo. Ha? Sinabihan mo ako. Noel, atid mo si Lynn. Kayo na nang bahala. Kasi isang way niya lang, di ba? Oo. Pag ganun, pag ganyan, no, doon na. Ito, for the record. Yung... Kosa, for the record, break na ba kayo ni baby noon? walang kami. Ah, walang kayo, ah. Walang kayo, ah. Parang ang sincero. Ayan ba, Nobel, natatandaan mo yon? Ngayon ko lang naalala, o nga pala. Naalala niya yun. Hindi naalala ko. Pero parang hindi naman talaga naging sila. Ah, hindi ba? Chismis lang yun. Ayan, diba? Ayan, Lynn, ha? Malinaw na. Hindi sila, hindi naging sila. Nilinaw lang natin yung history. Alam mo ba yun, Jeff? Anako, ano Jeff? Yun? Napunta sa akin. Ano yun? Kinabahan ako bigla sa'yo. Nandun ka na ba? Yung ano? Si malaki, maliit. Malaki. Alam mo yun? Hindi ko maalala. Ano yun? Alam mo yun. Wala malaki at maliit. Sino si malaki at maliit? Alam ni Noel yan. Hindi mo pala alam yun. Yung mga Brian. Alam mo yun, di ba? Si Brian. Kayo nila. Anong story? Felicia. Oh. Si Brian. Oh. Tapos ba? Ano nangyari? Anong oh, sige, sabihin mo natin, Tital, matatanda na tayo, malapit na tayong pumanaw sa mundong ibabaw. Pinagpustahan si malaki at si maliit. Oh, Noel. Di ba? Pinagpustahan si malaki at si maliit. Teka, sino mo na yung malaki at maliit? Hindi ko na sasabihin yun. Sabihin mo kay Noel. Ano ba? Ba yan? May price ba yan pag nalaman na namin kung sino yun? Hindi ko na, ba't ganun? Hindi ko na maalala. Hindi ko rin alam yun.
Sikilat ba yung malaki? Kasi matangkad sikilat. Ano ba pa? Ano ba yung kasi maliit. Ano ba pustahan yun? Namin nun? Walang. May pustahan talaga. Ikaw yung mga voice ng MYM. Si Brian, si Bong Feliciano, ikaw. Hindi ko maalala kung sino pa yung isa pa. Ang naalala ko si ano si Bong Karibal ko kay Novel. Ang natatandaan ko din 'yon. Hanggang ngayon ata galit pa ata si Bong sa akin. Ayoko. Ay nako. Wag na. Si Ate Oyi kasi. Ikaw kasi Ate Oyi, ikaw ang ano eh, ikaw ang sagarin. Well, amnesia. May amnesia si Noel. Hindi na maalala. Ano nga ba? Oh, eto, sasabihin ko sa inyo, yung mastermind nyo, si Kuya Boyong nyo. Di ba? Oh. Ano sabi ni Kuya Boyong? Tapos? Yun nga, pinagbubustahan nila yung si Malaki at si Maliit. Ano nga yun? Sino yun, Tioy? Pangalana mo na kasi, nalimutan na namin. Oh. Ang tagal na nun, Ate Oy. 15 years old pa lang ata kami nun. Hindi ko na matandaan. Ang galing na memory ni Ate Oy. Ang galing nga. Bilib ako eh. Ako nga, nalimutan ko eh. Matandaan. Sino nga ba yun? So may nagpupustahan. Malamang laro-laro lang yung bata eh. Sabihin mo na, Ate Oy. Baka makalimutan mo na next year. Oo nga. Hindi na natin alam lahat. Natawa ako doon. Wala kay problema natin. Parang naghang si Ate Oy. Naghang ba si Ate Oy? O, di lang sabi. Okay naman sa ano yan. Suspense. Talagang nakat. Sasabihin na niya. Parang telenovela. Oo nga. O, sabihin mo na Ate Oy, para naman sumaya kami lahat. Huwag na lang. Wala namang ma-offend. Ang tatandaan na namin na to ay 50 anyos na kami. Paano naman may ma-offend pa sa amin? Matawa yun. Memory o tao ng tao si Nobel eh. Oo. Alam ni Nobel. Kasi nare-refresh siya kanya lahat ngayon nung unang panahon. Mabalik na. Nari Nobel eh. Nobel, sabihin ko na ba? Alam pala ni Nobel. Hindi ko na nga matandaan. Tawa lang ako ng tao sa inyo eh. Sige, Ate Oy. Teka, sino mo na yung nagpupustahan, Ate Oy? Sino yung nagpupustahan? Si Noel yan. Kasali yan si Noel. Hindi lang niya sabihin. Sino pa? Sino pang kasali? Noel, si Brian, si Bong Feliciano. Oh. Hindi ko po kasali ka dun eh. Kasali rin. Ba't di ko maalala? O sa okay. Inyo? Kasali ka pala. Hindi ako magipagpustahan kay Bong. Hindi nga ako kinakausap dun eh. Anong pinagpupustahan nyo? Ano yung pinagpupustahan lang? Namin pala. Anong pinagpupustahan? Pupustahan. Hindi ko alam kung sino pa yung kasama. Sabihin ko na. Oh, sige. Ganito. Si yung malaki, si Nobel. Oo. Okay. Okay. Tapos, sabi nila, ito si, pag napasagot nila, ito si Noel kay Baby sa maliit. Okay. Si Brian, dun sa maliit din. Okay. Tapos, si dun sa malaki. Hindi ko alam kung sino pa yung iba eh. Marami parang hindi ako kasali dun, Ate Oy. Wala akong maalala. Ganon. Tapos. Tama ka dun siguro. Wala, hindi ako maalala eh. Hindi ko maalala eh. Hindi mo maalala? Una ka sa mga lalaki ha. Nauna na ka ano? Ha. Bukeng. Labas na yung picture, Ate Oy. Labas na yung picture. Ang naaalala ko noon, Ate Oy. Ito nakakatawa. Ito nakakatawa. Naaalala ko. Nung ano, nasa hospital si Kuya Boyong. Oh. Doon nag-usap-usap. Oo. Diba? Oo, kinorner ako ni ano ni Bong tsaka si Nobel nandun. Sabi ni Bong, mamili ka sa amin dalawa. Talaga, naalala ko. Pag naalala ko, natatawa. Haba ng hair ni Nobel. Haba ng hair ni Nobel. Sabi ko, wow.
Oy, si Bong naman ang pinili, hindi naman ako. Hindi si Bong ang nanalo sa pustahan, Ate Oy. Ano, ano? Si Bong, ang dapat sa kanya yung si maliit, hindi yung si malaki. Kasi yun ang gusto niya, yung maliit. Kaya di ba nung nag-break sila, napunta siya doon sa maliit. Di ba, no, Ben? Oh, naging sila ba? Yung kay Nobel, pusta lang yun ni Bong. Siya napapunta doon sa malaki, kay Nobel. Oh. Kaya... Yan, nawala tuloy si Nobel. Umiyak na si Nobel. Wala rin ba, asawa na siya. Ano ba yan? Nobel, huwag ka umiyak. Sabi niya, sabi, nawala ba ako? Hindi na tatapos. Kita mo tong si... Kita mo to si Bong. Iba pala ang gusto. Hindi nalang binigay sa akin. Pala yan, ha? Oo nga, baka nagbago ang ikot ng mundo, di ba? Nakakatawa lang ano eh, no? Oo. Nakakatuwa naman. Kasi ano eh, we were kids. Mga revelation, ha? Oo. Oh. Diba? Ang alam ko naman. Meron ka pa dyan, Ate Oy. Oo. Wala nga. Sabihin mo na lahat, Ate Oy. Papi lang lang. Ah, yung kay Jeff, alam nyo na yon. Kay Jeff? Diba? Ano yung kay Jeff? Inabahan na naman ako dyan. Yung si... alam mo na yun, diba yung milkshake? Oo. Oh. Ah, oo. Oh, oh, mga kalokohan. Ah, milkshake. Oo. Oh, oh. Ang pangit. Ang pangit ng code na, no? Milkshake. Ano yung milkshake? Secret ba yun? Ano secret yun? Secret ba yun? Hindi, ano? Eh, alam na nila. Masulat-sulat kasi yun, di ba? Oo, sumusulat-sulat. Sabi ni... Oo. Sino milkshake na? Kala mo, hindi nila mong kilala eh, no? Dead ma pa eh. Excited na wala na. Wala na si Ate Oy. Naghang. Okay talaga to si Ate Oy. Sala si Jem. Akala niya si Bakit si Jeff. Ano daw? Hindi ko maintindihan. No? Jeff lang naririnig ko. Puro Jeff lang narinig ko eh. Hindi. Okay, sabi ni Claire, gusto niya na malaman kung sino si milkshake. Oo. Eh, oh. Sabi niya, sana si Jeff na lang yun, wag na si Bobby. Sinabi ko yun. Sinabi mo yun? Sinabi mo yun? Ko din ata yun. Ano? You're so mean. Hindi mo kang totoo naman. Nabuti wala si Bobby. Sinabi niyo na. Eh, sino yung karibal ni Noel kay Lynn dati? Ate Oy. Ni Noel? Oo, oh, kay Lynn. Teka, isipin ko. Sino naman yung mga pumaporma kay Lynn dati? Sino? Dami. Victoria. Hindi, naalala ko si ano, Andres. Hindi, di sa inyo? Hmm. Maraming karibal si Noel, kaya alam kayo umamin. Hindi lumalantab. Natatakot kay Noel. Tawag kay Noel. Ah, si Dipan! Tanungin mo! Diba? Nawawala. Booking na. Hello! Tapos na, ano, napunta sa kay Mabel. Mabel, oo. Oh. Diba naging girlfriend niya si Mabel? Gusto niya si Lynn. Mabel. Naging girlfriend niya si Dipan, si Mabel, di ba? Oo, oo. Hindi niyo ba alam yun? Hindi. Naging girlfriend. Parang wala si Dipad. Magsalita ka, Dipad. Tanungin natin. Dipad, ikaw pinag-uusapan namin eh. Pinag-uusapan natin. Mouth. Oh. Ako ba? Pwede ka sumagot eh. Hindi, naalala ko talaga. Naging girlfriend niya. Diba, Kosa? Naging girlfriend niya. Oo. Oo. Alala ko eh. Nakita ko sila sa kumbo eh. Umagayos lang yung lola. Yung lola masungit. Diba? Natandaan yung lola ni Mabel? Hmm. Masungit. Galit na galit yun. Si Nobel, hindi na naman, syempre. Hindi ko rin matandaan yung lola ni Mabel.
Hindi mo matandaan? Yung gala ni Mabel? Hindi. Oo. Grabe na. Nawawala ang signal. Teka lang, sakot ang binasa. O oh, sige, tanongin naman natin si ano. Siyempre si Ding, bigyan natin siya ng ano, makinig tayong lahat. Kung paano niya naalala yung mami niya. Ayan. Iyakin niyo naman ako eh. Hindi, bawal umiyak ngayon. Ano lang? Happy thoughts. Bakit umiyak ka? Huwag mong pitigilan. Basta itin natin yung mami. Hindi, okay lang naman. Okay lang umiyak ako, siyempre. Kaya lang talagang siguro nung time nang nawala ang mami ko talaga sa kanong time na may sakit, talagang wala. I was so down din ako. Mm-hmm. I left the group. I mean, ko, I left the group kasi parang hindi ko feel. Mm-hmm. So, I hope you understand na. Yeah, of course. Oo naman. Na parang ano, parang mabilis ako. I'm so sensitive at the moment. Lahat ng parang na maybe I misinterpret or something, ganun. Kaya sabi ko, I better not join muna the group kasi pag may nabasa ako, baka mag-add up lang sa ano ko. Dahil I can think of something else na alam kong hindi naman dapat siguro. Siguro due to loss ko lang. Yeah. Kasi nung, ano, alam nyo naman, yun nga, alam nyo naman, sabi nyo nga, kamukha ko mami ko. The same way ako magsalita or makipagano. Ganun ako ka-close sa mami ko talaga. Kaya super, super, duper sakit at the same time. Hmm. Nawala siya na hindi ako makauwi, na lagi niyang salita sa akin eh, andito ka na ba nung may sakit siya? Andito ka na ba sa Pilipinas? Sabi ko, mami, I'm trying na makauwi. Kaya lang hindi talaga ako makauwi. Hindi ako makakuha ng ticket. Walang ticket talaga makapunta dyan. And then, nung ano, sabi ko, mami, nung nakakuha na ako ng ticket, may ticket na ako, malapit na ako umuwi, kikita na tayo. And then nagsalita siya sa akin na, iPhone has left the meeting. Nagsalita siya sa akin na ano to, hanggang pag umuwi ka ba dito, gusto ko hanggang namamamatay ako, nandito ka sa tabi ko, ha. Yung alam niyo yung pain na hindi ko makalimutan until now, na parang yung healing niya ba, request niya to the last ng ano niya, na hindi ko na ibigay. Yeah. Masakit masyado sa akin. Tapos I've tried na mag-book, tapos to the last minute kina-cancel ng mga airlines dito, na wala talagang flight papunta dyan. Mm-hmm. Well, anyway, yun. Tapos parang ang sakit-sakit. Nurse ako, nag-aaral ako nursing, and then sarili kong mami, hindi ko man lang naalagaan. Hindi ko man lang napakita sa kanya kung paano mag-alaga, paano harapin yung death ba. Kasi I know naman na lahat tayo pupunta doon eh. At the same time, on her age na, kaya lang, siyempre, if you love somebody, hanggat maaari, ayaw mong mawala sa'yo eh. Mm. Lalo't hindi ako nakauwi. Pero yun. Pero what I remember kay mami nung time na na-meet niya kayo, noon, sabi niya, sumali ka dyan, no? Mag-join ka dyan, kasi religyosa rin mami ko eh. Mm-hmm. So, sabi niya, maganda yan, magandang ano yan, foundation para at least ano, tungkol naman sa Mama Mary yan, na ganyan-ganyan, maging busy ka rin, na ganyan-ganyan. So, happy naman siya noong time na nag-join ako sa inyo, nang direct-recruit niyo ako, yung ganyan. Tapos, tuwan-tuwa rin siya noon kasi nagtatahi rin siya ng mga damit eh. So, nung ginoin ako ni Ate Oye, Olin, kasali ka sa gala, okay lang ba, na ganyan-ganyan, pinagpaalam niya kay mami, natatandaan ko. So, mami ko naman, so excited, siya pa nagtahi ng damit ko noon. Tapos, eh, alala ko si Mami Rose din, doon kami nagbibihis, kilakilip nung time na yun, nung time na magsasagala. Mm. Si mami kasi, ano eh, yung tipong ano siya na miski lahat kayo, parang kapag sasabihin ko, mami, dadating barkada, oh, bumili ka ng ganito, oy, yun nga, sabi nyo nga, lagi may pagkain. E, ganun kasi ang mami ko, parang, oh, mag-prepare ka, dapat, anong ipapakain mo sa barkada mo, pupunta pala, yung ganyan-ganyan na ano. Yun, tapos,
sa mga, lalo kay Ate Oye, laging pag nung dating nasabi ko, mami, si Ma'am Pilino, ganyan-ganyan, Oylin, tandaan mo, damayan mo yun sila, Oye, puntahan mo, napuntahan nyo na ba ni Noel si Oye, doon mo iPhone kayo. Has joined the meeting. Parang lagi siyang always on the go to help ba? Parang always on the go siyang kapag sarili religious thing nandiyan. Although naging nag-join ako sa inyo, medyo nagtampo siya sa akin kasi naging boyfriend ko to. Sabi niya, dati-dati, pag nagsisimba tayong dalawa magkasama. Ngayon, pag magsisimba na kasama mo, sabi niya sa akin. Pero ano naman siya, close siya ni kay Benny. Lagi niyang, ano niyang si Benny dahil nakikikin, minsan kaya tutulog ako pag gising ko, nasa labas si mami, nagwawalis, kachika na kaagad si Benny, si Pilog na kaagad. Laging ano din niya yan si Benny eh. Kachikahan niya rin lagi ng ano, saka happy siya, miski nung time, buhay pa siya. Pag nagkikwento ako, miski nung nakwento ko sa kanya, nag-zoom tayo before. Sabi niya, nakakatuwa naman yung MYM niyo. Hanggang ngayon, ano pa rin kayo, intact. Pagpatuloy niya yan, talagang kapag, sabi niya, talagang kapag, ano to, kapag ang foundation eh, tungkol kay God, talagang tumatagal at hindi mabubuwag talaga ng ano. Kaya sabi niya, ano siya, very proud siya. Tapos, siya rin na nag-ano pa akin. Eh, si ano, kinamusta mo ba? Like, nung dating may mga calamity sa Pilipinas? Siya upang nagsasabi, Oylin, si Ana, tinawagan mo na ba? Kinamusta na yung sila Ana, sila Alma, o sila ano, tanongin mo sila. Siya yung nandiyan lagi na, kasi alam niyang parang family ko na rin kayo, na parang kapatid na rin, na parang ano na, na alam niya na nandun siya sa Pilipinas, so alam niya yung mga nangyayari, so parang feel din niya na, oy, kamustahin mo naman, kamusta sila, yung ganyan-ganyan. And papa, nalaman niya na hindi naman sa pag-ano, halos lahat naman tayo we were successful in life ba, na yung naging maganda lahat ng buhay natin. Sabi niya, yan ang biyaya sa inyo ng itaas kasi nagsimula kayo na lagi kayo nagtadasal, na ganyan-ganyan, na ano. Eh, sabi nga lang niya lagi, dapat always share the blessing, always huwag makakalimot sa itaas, huwag makakalimot sa mga pinanggalingan. Yung mga ano ba, ganun. Happy naman siya lagi every time na makikita niyang pupunta yung barkada, kayong, lahat kayo sa bahay, kasi alam niyo naman, machika yun. Gusto niya lagi may tao, may laging kachika. Chika-chika lang yun ang ano. Nga lang pag ano yun, nung siya galit na inis sa isang tao, talagang galit. Leon talaga yun. Tigre lang talaga yun. Kakainin. Kakainin ka talaga ng buhay ng ano yun. Yun eh. Pero ngayon, masakit lang talaga hanggang ngayon. Until now, meeting sa wife, kung nasa dito. Ngayon, until now, sabi ko nga kay Noel, middle of the night, 3 o'clock in the morning, I will wake up. Iiyak na lang ako eh. Parang, alam niyo yung ang hirap that, na hindi ko man siya nangyakap. Although, sa video call, lagi ko siyang kausap. From the time na hospitalized siya, everyday kausap ko, 2 hours, 3 hours. Anything mong gagawin sa kanya, nandun ako sa kanya. Pero, iba pa rin yung katabi mo siya na kaya nga sabi ko na sa mga kaibigan ko, sa mga kasama ko dito na ano, hanggat buhay pa yung parents ninyo, give the most. Kasi ang sakit kapag alam niyo yung hindi niyo nabigay ng parang hidden. Parang I know naman on myself na I've given everything for her. Sa kakaya ko, kaya lang nabitin ako dahil hindi ako nakauwi, hindi ko siya naalagaan, hindi ko siya nayakap.
hindi ko siya napagbigyan sa gusto niya. Yan ang nakaka-hurt lang. Kaya, yan, kahit mga sinuman, naingit ako yan. Please, nandiyan siya sa Pinas, nandiyan siya sa kasama, nakakasama niya yung mami niya. Noong time nga na may bagyo, tanong nga si mami, nasaan na yung ano, parents ni Nobel? Akala ko ba na nabaha? Nasaan na? Sabihin, pumunta na lang dito mong doorbell dito. Yung ganun. Kaya, hanggang ano, parents is a parents. Mapatong wala makakapalit sa puso. Parang, ngayon, parang kulang na ako. Parang hindi na ako. Kasi wala na si Papa, wala na lalo mami ko. Eh, mami ko, super close ako na lahat, everything under the sun, I can tell her. Problema sa trabaho or kaya mga chikahan natin. I can be with her. Yun, wala. Parang a bit lost. Benny has left the meeting. Gusto ko sumagot kaya ayok, hindi ko kaya para balang bumalik. Ang hirap. Until, you know, may hirap. Yung namatay yung papa ko, yung kilat yung namatay yung papa mo, masakit, diba? Pero, ang kilat mo pa kung yung wala ka sa tabi niya. Yun yung doble. Ang sakit talaga ng, although, alam ko naman, masaya naman na siya. Kasi, napa-anoint of the sick ko na siya, and then, talagang nag-ano na siya. Lagi sa pinagpe-pray ni Kuya. Nagpe-pray sila ni Kuya. On the last day of her mga few days before siya nag-go. Nakakamiss. Wala na akong chichikahan na kamukha nito. Nag-chikahan tayo. Wala na ako kikwento ng mati. Nag-chikahan na naman kami ng barkada, ng ganyan-ganyan. Ayun. Pasensyahan nyo na rin ako kung sensitive ako recently. Sana maintindihan ninyo. Naman. Pinagdadaanan lang talaga eh. Parang hindi ko masabi nga ng yung isang priest dito sa kayo mga kasamahan ko. Baka magkaroon lang ako ng closure sa dibdib ko kapag makauwi ako ng Pilipino. Mm. And this is where graveyard. Mm. Pero ang problema, tumataas pa rin ng COVID dyan sa Pinas. I know. So, no choice pa rin makauwi ng Pinas. Wala pa rin yan, no? Ang hirap. Kaya, kayo, hanggang buhay pa yung mga parents ninyo, make them okay. Ano ninyo? Pakita nyo din lahat. Ibigay todo. Life is too short. Although, alam naman natin, matanda, bata, kung talagang oras na. So, I've learned the lesson na life is too short. Enjoy life to the fullest. Whatever you can bring happiness to the other people, give it to them while you're still alive na, ano, share whatever you can share. Kasi nobody knows kailan tayo eh. Nobody knows. Yun, kaya. Wala, ano lang. Sensitive na. Dati na ang sensitive. Mas na doble pa ngayon na sensitive ako. Yeah, we perfectly understand yun, Ling. Nag-uusap nga kami na hindi namin alam kung paano katutulungan. Hindi ka namin na mayakap. Hindi ka naman namin mapuntahan malayo. Nag-iisip kami. Si Nobel, sabi niya, magpamisa tayo. Kung dami namin naiisip. Tapos then we came up with an idea na pati tayo magsama-sama sa Zoom and then, alam mo yun, make her feel na nandito tayo para sa kanya. So, yun yung napagkasunduan. At saka, na pag-uusapan nga namin dati, hindi rin namin ma-imagine kung mawawala yung mga nanay namin. So, imbira mo, ini-imagine pa lang namin na sasaktan na kami. Paano pa yung dinanas mo? Kaya, kumbaga,
kumbaga, naiintindihan talaga namin kung ano yung pakiramdam mo. Kaya sige, nagre-reach out ka kami kay Noel eh. Kaya, buti naman, sabi ni Noel eh, oh, sige, mag-zoom tayo. So, I hope in kahit na small way, eh, nga, maibsan yung pain. Although, syempre, ako, I agree na kapag pumunta ka dun sa Pilipinas, it will help, no? Kasi physically, ano eh, makasama mo siya, makita mo siya. Nilibing ba siya? Or, ano, nilibing siya? Nilibing. Hindi cremation, talagang, ano, nilibing talaga. Saan siya nilibing? Sa paraiso? Paraiso. Katabi ni Papa. Oh. Yan, so, napaisip nga. Ako, napaisip ako, honestly, ha. Nung, yung ano, nalaman ko yun, tinawagan, I agree din sa sinabi ni Lynn na life is short. Hanggat nandyan yung magulang nyo, mahalin nyo na. Kasi, syempre, kung wala na yan, eh, hindi mo naman may bibigay yung pwede mong ibigay ngayon. Kaya, nung, isang tinawagan ko yung nanay ko, sabi ko, ma, gusto mo magpa-face pa? Ano yun? Sabi ko, magkano ba yun? Sabi niya, 1,000. Sabi ko, magkano yung foot spa? 500. Sabi ko, ipa-foot spa mo yung mukha mo para mas mura ka ako. Yan na, pinapatawa ko lang si Lynn. Eh, kilatan ko ka, ano masasabi mo? Pinasa kay kilat. Naiintindihan ko si Lynn. Siyempre, masyado pa rin maaga, di ba? Alam ko namang hindi ganun kadali. Sabi mo nga, pareho tayo. Same year, di ba, nung nawala yung papa natin. So, hindi actually siya, hindi nawawala. I mean, sabi nung iba, pag tumagal, mag-i-improve yan. Pero actually, hindi. Kasi hindi mawawala yung pain. Eh. Mararamdaman mo pa rin yan. Pero isipin mo na lang, syempre, na katulad niya, na kung nagkasakit sila, wala na silang nararamdaman. Wala na yung sakit. Hindi talaga siya hindi mag-i-improve yung pain na mararamdaman mo. Pero, makakatulong yung, siyempre, yung dasal o kayong mga nasa paligid mo. Andito lang naman kami, Lynn, anytime na gusto mong makipag-usap, diba? Kahit tungkol saan, kung meron ka lang gustong sabihin, ito lang kami. Hindi rin kasi namin ikaw makulit kasi alam naman namin na masyado pang maaga din, di ba? Mm. Yun. So, wag mong isipin na pag hindi ka sumasagot, eh, baka isipin namin na tatampo ka. Kasi naiintindihan ka namin. Yeah. Oh. Kasi kahit nga hindi ka sumagot ng matagal, okay lang yun. Kasi alam naman namin yung pinagdadaanan. Yeah. Ako, I'll be honest. If ever na-experience ko yan, then kunin na ni Lord si Mama, yung mother ko, I will feel the same way. I would choose na just to keep quiet. Alam mo yun. Kasi ako rin, baka ganun din ako eh. Baka may misinterpret ko lahat. Alam mo yun. Kasi nga, in pain ako eh. At I think nakita ko yan kay Ramon. Kung naalala nyo nun. Oo, si Ramon nawala rin. Tayo makalapit nung kay Ramon. Dami natin pinadalang emisaryo dun. Pero ayaw niya talaga makipag-usap. Pero nung when he got to move on, naalala ko nun, tumawag pa siya eh. Tapos nag-video call pa tayo. Di ba, Weng, tayo yun, di ba? Nag-video call tayo. Tapos yun. Yung nag-initiate. No? Hindi. Ready na siya. Tinawag, ano, sinundo sila ni Johnny. Punta sila sa bahay nila. Yan, sila Dipad, sila Gary. Tapos tinawagan kami. Ako, si Weng, tumawag. Ano kami. Tapos yun, ano na siya, ready na siya na ano. Na, actually, ganun din sinabi niya, pasensya na kayo. Yeah, we perfectly understand. Diba? Napakasakit ng dinanas mo. Ano yun? Iba yung mawalan ka sa buhay. Ano yun? I mean, naalala nyo nga, si Juan Pilino nga, di ba, nung kinuha ni Lord, eh, lahat tayo devastated din ng time na yun, di ba? Kumbaga parang, so, it's ano, baga, naiintindihan namin yung Lynn, wala ka dapat alalahanin doon. Kumbaga. Ikaw, Ate, ay may sabihin ka. At hindi ako makausap-usap tayo at least maka-join ulit sa atin. Alam niyo na yung
ngiti. Hmm. Alam niyo na, pag nag-uusap-usap tayo, hindi mawala yung mga tawa. Na. Oh, kahit paulit-ulit lang ipagkwentuhan natin. Kwentuhan. Eh. Yung historia natin, paulit-ulit lang. Pero oh, nakakatawa pa rin, di ba? Nakakatawa pa rin. Sa totoo lang. Nakatawanan na lang yung past. Kasi masaya naman talaga yung youth natin. I would... ako lagi ko siya naaalala kasi ako thankful ako sa MYM sa totoo lang in fairness dahil sa MYM nag-agree ako sa sinabi ni Mami Luz na sige sumama ka dyan dahil noong time na yon medyo talaga naman na in fairness mabait naman tayo, hindi tayo nakipagbasag ulo, hindi tayo nakipag hindi tayo nagda-drugs, di ba? Inom-inom. Wala, inom lang. Puro basketball lang. Puro basketball. Yeah. Ligaw-ligaw. Yeah. Pero masaya. Masaya, masaya. Masaya ng time na yun. Honestly. Yung mga pabasa, Santa Cruzan, di ba? Gustong-gusto natin yung pabasa. Pabasa. Dahil, pabasa. Ayun eh. Kain. Sopas. Opas. Oh. Santa Cruzan. Yan, favorite ko 'yung Santa Cruzan kasi sumasayaw tayo ng kotilyon. Naalala niya 'yan. 'Di ba? Merong ano, activity. Oh, 'di ba? Tapos pinapanood tayo ng buong baryo. Para tayong mga artista noon. Oh, 'di ba? Naalala. 'Di ba may video ka noon, Kilet? Nabuhay pa ba 'yun? Oo nga, meron nga ata dati, no. Oh, meron. Para ondoy na 'yun. Na ata yun. At saka ang papayat pa natin nun. Yung importante dun. Kasi sobrang payat. Sobrang payat, parang hindi kumakain. Oo nga. At si Ate Oye ang ating Kuya Germs. siya rin na nagbabasbas. Hindi kayo pwedeng mag-boyfriend. O kayo, pwede kayo. Nakatuwa lang nun. Si Nobel, ha? Tanongin natin si Nobel. May naaalala ka ba, Nobel? Wala na maaalala eh. Ay, natulog na. Wala na maaalala eh. Teka, si Nobel nga ba? Ano, bigayin natin. Pag nakita ko yung picture. Nakita ko yung pictures. Wala namang pictures eh. Naundo na. Kaya isa nyo kinukuha yung mga ano, yung barot saya na sinusuot nila. Ayun ang naalala ko, tinahilan. Tinahilan ko yun. Oh. Tapos sinahilan niya yun. Yung sa pangtaas, sila nagburda. Ay, yung naglagay ng sequence, di ba? Kanya-kanya. Mm. Eh yung ano, Tioy, yung mamasita na damit namin, saan galing yun? Alin yun? Mamasita. Yung iba yung... Oo, yung parang... Yung ba sumasayaw tayo nun? Tinahin niya, Tioy. Tinahin niya, Tioy. Tinahin ko yun. Tinahin mo rin yun? Paano mo nalaman yung sizes namin? Kaling mo naman. Di ba nung una, mga kurtina... Ah, kurtina lang yun? Proud na proud pa naman ako. Kurtina lang pala yun. Kasi bulaklakin, diba? Nang papasok ko pa sa UST yun, kurtina lang pala yun. Hindi, luna, kurtina, pinapardible. Diba? Tapos yung palda nila, Nobel, crepe paper, nilalagay sa palda, crepe paper. Kaya gumawa na ako ng talagang isosot na kasi nakakaabala eh. Pati yung bigote, di ba dinidikit sa mukha yung mga ano, sila Brian, yung Pag-Ginjok, yung habit. Kaya gumawa na ako nung nilalagay sa tenga. Napansin ko lang, Tioy, napansin ko lang, bakit yung mga dating lead role na Virgin Mary nagiging dancer? Di ba unang Virgin Mary si Kilet? Tapos naging dancer. The following Pasko, dancer na. Tapos sumunod si Lynn. The following Pasko, dancer na rin. Tuwing magkaka-boyfriend ng dancer, dancer din sila.
Hindi ko alam kung ko pinapansin yun. Basta... Hindi mo napapansin yun. Ako napapansin ko yun. Basta noon. Laging Mary na pala yung mga yan. Tapos naging dancer. Oh, lahat naman di ba naging nila. Dancer? Si Mary na nagka-boyfriend, naging dancer. Naging angel ako, alam ko yan. Kasi kami dancer ni Noel nun eh. Naalala ko eh. Dancer ka nun, mamasita boy ka eh. Oo, dancer din. Mamasita. Partner mo si Alma. Alma, oo. Oh. Oh, naging girlfriend mo si Mary. Naging dancer din si Mary. The following Pasko. Hindi lang na po promote noon si Juni, laging Santa Claus. Wala sa ako. Ay, si Bobby, naging Santa Claus din yun, ha? Bobby rin ba? Oh. Ay, oo, natatandaan ko yun, oo. Santa Claus din si Ramon, ang payat, naging Santa Claus. Si Ramon din, naging Santa Claus. Oo, si Ramon, naalala ko nga. Oo. Naalala niyo yung nakastatwa, yung may kubo sa bahay? Si Dipa John, tsaka yung isa, yung taga dun sa labas, hindi ko na maalala yung pangalan eh. Si ano? Live na Joseph at Mary. Si ano? Si Oo, kilala ko yun. Kilala yun eh. Yung nakabisikleta palagi. Kilala ko yun. Yung boyfriend ni, ano, boyfriend ni Baby Aglubat. Hindi ko matandaan na kung sino nga pangalan nun. Yun. Oo. Basta laging planchado yung buhok niya. Di ba? Tanda ko yun. Naalala ko yun, naalala ko yun. Naalala ko siya. Yun, live yun. Meron sa bahay nun. Yeah. Ang saya lagi sa bahay niya na, no, Tioy? Oo. Walang kabatayan yung ano. Topaz. Ala, alala ko na, Tioy. Ako matandain ako eh. Sige. Yung anak, naalala mo yung anak na oy, song interpretation. Tatay. Song interpretation. Oh. Tsaka yung ano, yung classic mo na time of your life. Sigari yung anak. Di ba? Yan, good morning yesterday. Di ba? Yun eh. Laging sino song interpretation yun eh. Tsaka yung Bohemian. Bohemian Rhapsody. Yeah. That's entertainment talaga tayo nun. Kung ano ang pinagagawa natin sa buhay. Ang nakakatawa, may nanonood naman. Wala pa kasing YouTube nun. Pinanonood tayo. Sa plaza, yung pinalabas yung Bohemian, nakasama ka na. Oo, sa plaza. Oo. Doon sa San Mateo. Yung binaril ng daddy, siya yung Rizal, di ba? Binaril siya. Di na makatayo-tayo kasi nakatali yata yung pa. Binaril siya doon. Ang Pilino, artista rin eh. Oo, di na makatayo-patay. Di ba Pilino ba may asawa at anak? Oo. May anak siya talaga. Nasaway pero 5 taon pa lang yun nawala, nagkahiwalay na sila kasi pinikot lang siya. Pinikot siya. Hindi niya talaga gusto. Pero nung namatay siya. Parang kwento niya yun dati eh, di ba? Mano? Kumating ba yung anak niya nung burol ni Papilino? Hindi, nasaway yun. Hindi pinayagan ng umampon. Inampon kasi yun yung kapatid ng asawa niya. Pero alam, di ba? Patay na. Pero hindi, alam. Hindi nila alam. Hindi ba? Wala ka contact ng Ate Oli. Wala, kasi magkakasing edad lang kami nun eh. Yung anak ng daddy, nauna lang yun na nagkaanak. Halos magkaka 5 taon siya nung umalis. Siguro ako mga 4, ganun. Hindi ko na rin matandaan eh. Taga na eh, hindi ko na alam yung mukha nun. Kinuha yun. Mahanap mo sa Facebook. Mayaman yung babae, yung napangasawa niya mayaman sobra. Ayaw ng mahirap. Tapos nagpunta, dinala sila sa Hawaii, pati yung bata, hindi na pinakita. Para pa lang ano, no? Natandaan niyo ba yung ninang ko si Alim Pining? Yung reporter dyan sa may kanto? Diretso sa inyo, Jeff, yung Pining. Hindi mo ba naalala yun? Ah, hindi ko na maalala. Oh, nakita niya nung nag-roll call, abaniko.
ang ngayon tinawag agad nung nag-ampon, hindi na siya pinakausap. Okay. Pero alam niya may daddy siya na iwan sa Pilipinas. Yeah. Para pa lang ano no, pang ano, maalaala mo kaya. Oo. Ipa-Jessica Soho natin, baka makakita. Alam mo ba? KMJS natin. Ang dati sa una-una ang Pilipino na sa US Embassy. Ang laki ng matatanggap sana niya, triple pa na dollars. Hmm. Parang SS yun. Kiniklaim ko, sinasagot naman ako ng Amerika. Kaya lang, kailangan yung ano ng anak at saka ng asawa. Hindi pa kahit ako nag-alaga, kailangan mapakita ko yung certificate nila. Oh. Eh wala akong... Ang laki sana matatanggap na pera nun. Kasi may nakalagay asawa eh. Pero kung matatanggap na nakalagay... Pwede po bang abulin yun? O baka pwede hanapin? Mahirap. Hanapin natin. Ang beneficiary ng daddy, yung tatlong magkakapatid, ang nanay ko, yung dalawang kapatid niyang babae. Eh walang anak yung dalawang babae, ang nanay ko lang nagkaanak. Eh ako yung pinakamalapit ni Restin. Sa batas dito kasi ang magki-claim talaga nun, yung asawa o anak. Oo, asawa. Sila lang talaga. Oh. May nakalagay kasi na ano eh, married. Pero kung wala, pakita ko lang daw yung birth, yung death certificate ng asawa at saka consent, yung ano nung consent bata. Oh, consent ba yun? Yun, makukuha ko daw. Ang laki. Nung inano namin, tinignan namin sa triple ano, US dollar. Siya kasi kauna-unahang Pilipino, naging telephone operator sa US Embassy. Oh. Ang galing. Yeah. Tapos yung SS niya, nasayang din. Okay. Kasi yung panya niya, yung France na pinagtrabahuan niya, hindi pala hinuhulog yung SS na kinakaltas. Wala. Walang nangyari sa SS niya dito sa Pilipinas. Wala na yun. Wala na. Walang nangyari. Pero eh di ba na, natandaan niyo ba namatay ang daddy, nag-aaway yung nanay ni June at saka nanay ni Philip? Na tinatawagan pa ako dun sa barangay, umuwi daw ako, nag-aaway yun na. Bakit? Dahil sa mga manang matatanggap, kaawayan nila nung namatay. Eh, lagi naman nag-aaway yun eh. Ano ba kaya matatanggap ako nilang kayamanan? Baka naman pinamana sa amin yun, sa MYM. Eh, oh, hinapin mo. Baka nakatago yung ano. Oh, kasi kami laging kasama ni Ma'am Pilino naglalaro ng Poseidos eh. May nasa na yung card ni Pilino. Wala na yung hotel. Yung lupain ni Ma'am Pilino, yung ano, di ba pinamana sa amin yon? Laki ng lupa ni Ma'am Pilda na. Wala nang masaklap ang nangyari. Masaklap. Baka pwede pa nga pulin niyo sa Amerika. Hindi na. Wala na yung papel. Tinapong ko na. Ay. Mga papel niya, tinapong ko na. Ay. Wala. Sabi ng tatay, huwag ko na rin pakialaman yun dahil ano, sulat ako ng sulat. Tuwing selyo ko, ano, 50 pesos na gagastos ko. Sinasagot naman ako ng ano, ng US Embassy. Hmm. Eh kaso, na talaga pati hinahanap. Mo, malay mo, pwede pa. O, di magkapera ka. Magagamit wala, mo. Wala na nga yung papel. Biglang eh, yaman ka, Pioy. Papel. Hindi, tawagan mo lang uli. ESA tapos, lang naman yun, di ba? Death certificate. Tapos, isa-search natin yung anak mo ni Capilino. Wala kasi makapag... Nga, baka makilala natin yung ano, di ba? Madali nang hanapin ng tao ngayon, ano? Oo, madali na. Madali nang hanapin ngayon eh. Ano, pangalan nun, Maricar. Maricar, abang ni ko. O, yun pa lang yung pangalan. O, si Maricar, yung ano. Maricar, abang ni ko. Kapitbahay na lang din. Kapitbahay natin. Kapit natin. Kayaman pala yun. Wala na. Wala na rin kukuha ng pera nun. Mamamatay na rin naman ako eh. Pata ka pa, Joey.
Huwag mo sabihin mo mamaya. Ibigay mo kay Yuni. Huwag pang sasabihin sa amin eh. Kasi handa mo, magkalapit lang edad natin. May bukol ako sa likod. Hindi ko nga alam kung cancer yun eh. Ay, pa-check mo, Ate Oy. Pa-check mo, Ate Oy. Oo. Pa-check? Pa-check mo lang. Oo. Para ang laki na. Halos isang ganyan na. Dito sa likod. Ano yun, Ate Oy? Ano yun? Bukol. Bukol daw sa likod. Pa-check mo kung cancerous. Oo. Ay, hindi mahalata. Pag na-t-shirt ako, halata eh. O di, mas lalo mo palang kailangan nga hanapin para may pera ka. Ang tingin natin. Hindi, pa-check mo yan, Joy. Oo nga. Oo, pa-check mo yan. Ano, pag after ng pandemic, kasi parang hindi ata sila ano sa hospital ngayon, eh, no? Parang puno yung hospital. Oo, mahirap magpunta. After ng pandemic, i-check lang naman yan, Ate Oy. Tapos, baka i-biopsy yan or ano. Kukuha lang lang. Ang gaya nung sa nanay ko, kinuha na ng laman. Ang sakit noon, yeah. Yung binabarena. Di, okay lang yan. Kesa, no, para malaman. Tulog naman yun, tulog. Oh. Pag ginagawa. May pampamanhid naman. Ayupsi ang tawag doon. Gising yun nung kinuha na. Ako nga ang pwede mo, ano, pwede mo i-request sa tulog. Tanong natin sa mga nurse natin. Ano ba ginagawa sa biopsy? Report culture and sensitivity. Hmm. Klaseng cell ang meron doon kung may cancer cell, kung malignant, kung benign. Paano ina-harvest yan? Paano kinukuha? Ano lang, tutusukin. Oh, tutusukin lang, Ate Oy. Mabilis lang yun. Yeah. Eh, kapag ano naman, kailangan mo ng pampa-check-up or gamot, nandito naman kami. Sir eh, yaan mo na lang. Hindi, huwag mo kayaan. Bata ka pa. Dali lang naman yan. Madaling ma-check yan. Nararamdaman mo, Ate Oy. Nararamdaman ka ba? Dito, sumasakit yung ganito ko. Dito yun eh. Support ka na? Kasi meron kasing ibang bukol, di ba? Tawag nila, benign ba yun? Wala naman. O, sana ganun lang siya. Tapos ano makuha sa... Mas magandang ipa-check up talaga yan. Oo, maganda ipa-check up mo talaga. Pa ano kung ayaw mong i-biopsy, ipa-MRI scan mo na lang. Oo. Yun, kung ano yung ano siya, anong klaseng abnormality siya. Para malaman. Tapos baka makainom ka ng tamang gamot. O kaya ma-surgically remove siya. Di ba? Kasi problema sa cancer, pag kumakalat, minsan hindi mo siya mapigilan. Unlike kung early detection, madali mo siyang ano... Pag tinanggal na, wala ka ng problema. Di ba? Lumalaki ba siya, Ate Oy? Oo, malaki na. Maliit lang siya noon. Makikita niyo ba? Eh. Hindi. Sa may likod. Huwag ka na mag-bold at. Masensor ka. Ayun ka mag-uhubad. Kaya na lang mag-uhubad para makita. Kaya loko kanila. Gilid ba yun, Ate Oy? Pati-shirt ako, halata na. Laki na, ganyan. Ah, malaki yan. Oo, pa-check mo, Ate Oy. Malaki na. Basta lumubag yung ospital. Dalaw, gagalit. Yung nga lang ang problema, like sa mami ko, may bukol sa kamay. Tapos, gusto ko sana diretso na opera. Para diretso ng ano whatever it is gusto ko tanggalin lang. Eh hanggang sa ginusto nung doktor biopsy. After the biopsy na COVID, then after a month lumaki lalo, nagalit hanggang kumalat. Cancerous siya yung anong yun. Oo, sarcoma yung nasa kamay ni mami, kaya last year na pa-amputate ko yung kamay niya tapos nag lang session. iPhone has joined the meeting. Oo. Session siya ng chemo noon. I thought nga last year mawawala siya eh. Pero naka-recover siya noon eh. Ang problema, it looks like nag-metastasize siya pumunta sa lungs. Ayun. Yung nga, Ate Oy, yun ang iwasan mo. Na ano, pumunta sa mga ganun-ganun, mga iba-ibang vital organs. So, parang sumasabi pag has left the meeting. Dalaw, di ba? Parang yun ba yun din?
Oo. Hmm, kaya nga yung iba, wag na lang. Mm-hmm. Ipa-MRI mo lang kung ano siya, kung ano bang, ano, makikita naman sa MRI scan yun eh. Ayun, MRI parang x-ray lang yun. Oo. Para at least may idea ka, Ate Oye, kung ano. iPhone has joined meeting. Kung ano siya. Yeah, para alam mo lang, Teo, na ano. Lalo na kung may pain, di ba? So, ibig sabihin. Sakit ba? Kasi kung kailangan mo ng pampacheck up mga gamot, pwede naman kami magtulong-tulungan. Hindi para na, nakakaibigan sa inyo. Hindi, para saan naman tayong magkakaibigan kung di tayo magtutulungan. Hintayin ko na lang yung pension ko. Magpe-pension na ako. Kaya lang, pag 60 ka na? Sa October, hindi ko alam kung hindi ko alam kung pwedeng asikasuhin na yun. Kasi di ba ang hirap sa SS ngayon. So, October 1. October 1 ka ba? October 3? October 1. Dapat October 1. Mag-file na ako. Mag-file na ako. Pwede na yung isang buwan na lang naman eh. Pwede ka na mag-apply para naka-ready na siya. September? Hindi pa ako nakakaano sa ano eh. Ang kulang ko na lang sa Comelec. Wala ba kayong Medicare? Wala eh. Saan ka ba nakatira sa Pandakan? Oo. Oh, Isko Moreno yan. Merong ano, merong... Libre yung pinag. May libre yung ano. Free ano yan. Automatic ka na. Automatic may PhilHealth ka na. Oh, pero may PhilHealth ako. Dalawang hulog ako. Oh, yun. Oh. Malaking bagay pag may PhilHealth eh. Minus. Hintayin ko na lang yun bago magpa-check up. Hindi pa naman masyadong masakit. Bago mong patagalin din pagkakailangan mo lang. Sabi mo masakit mo na Ate Oye. Eh. Sabi mo lang kay Bilog, may-ari ng Pepsi yan si Bilog. Yeah, pang. Di Ate Oye. Ang point na Ate Oye. Ano, tulungan ka namin pagkakailangan mo ng tulong. Hindi ko alam kung nalagtas dito sa dibdib yun eh. Kasi dito sumasakit oh. Pag ano, parang naano ko. Paghinga mo at walang problema. Paghinga mo. Papapicture ko. Treating mo, yung paghihinga ka, walang mas, hindi masakit? Ha? Pag ganon? Humihinga ka daw. Humihinga ka. Masakit? Ngayon? Oo, pag normal na hinga Ate Oye. Normal. Pagka ano pa picturean mo Ate Oye, i-send mo kila Noel para makita nila. Oh, kasi nakita nito ng doktora na ano sabi sa akin, ipaano ko yung talagang pa-check up ko kasi hindi naman nila makikita yung sa labas lang ng ano. Yeah, kailangan na niya. Oo naman. Biopsy. Oo. Okay, MRI na lang para so, sabi ano. Hintayin ko muna yung pension ko para mapa-check up ko. Hmm. Dalawa na nga ito, yung tuhod wala nang pag-asa. Madami pala tayo re-repair, Teo. Wala nang pag-asa. Pa re-repair. Nag-iisa sa tuhod. Si Noel, yung tuhod ang problema. Hindi ka nag-iisa, Teo. Lahat tayo may problema sa tuhod. Bakit na? Ito eh. Kasi, alam mo yung puto. Yung kumbaga sa manok, 'di ba, may puting ano, yun dito. In-x-ray na 'to eh. Naubos na. Kasi daw ang tao, pagka bata ka pa, huwag kang masyadong mabilis maglakad, sabi nung doktor sa nagkikis-kisan daw 'yan, nauubos. Yeah. Tutusukan niya ng ano eh, ng parang lubricant eh. Yung parang sakit ni Erap, 'di ba? Yeah, parang ganun, sakit ni Erap. Erap kahit nilagyan ng goma eh, ika-ika pa rin lumakad eh, 'di ba? Ito wala nang pag-asa talaga. Kahit anong gamot na ilagay ko, pahid ko, inumin ko, wala. Mga pain reliever. Sa loob na yan eh. Lalo na kaming mga boys. Dati nagba-basketball, dumadang pa kami. Grasya na. Dumadang. Talagang dang. Totoo, dang. Girl, pwede ba? Nagagandang tinanang. Dunk talaga. Totoo yan. Nakita ba kami nag-dunk noon? Parang oo nga. Puro talo nga tayo. Iba
Sportsmanship nga. Ako, wait. Tumahimik ka, ikaw ang miss atan. Wait. Ako nakapag-basketball po yun eh. Ha, naglalaro ka pa? Oo, tsaka nagpa-mountain bike ako sa trail. Okay ka. Ako na, Diyos, makapag-problema. Kaya, medyo alaga-alaga lang. Dapat talaga, talaga katawan. Isa lang ang katawan natin. Oo nga. At saka nagkakaedad, alam niyo na. Pero nga, yung mas na yung tuhod ko eh. Yep. Ano exercise mo? Exercise? And ano, walking every day. As in, every day. Nag-walk ako. Kasi hindi lang siya physically enhancing, pati mentally, na masarap yung pakaramdam ko eh. Kasi ang trabaho ko more of thinking eh, more of planning, more of ano. Kaya pagka na-stress ako, hindi masyadong physical eh. Kaya nga, physical. Simula nung nagtrabaho ako, more of nasa management ako eh. So, kumbaga mentally, ano, unhealthy yung trabaho. So, kailangan marunong kang mag, ano, laruin yung ano, paano ka mag-relax. Paano mo na-relax mo? Ako, therapy ko talaga, motor. Nagbumotor ako. Oh. Motor, oh. Okay. Therapy ko yan eh. Kumbaga, I don't know, parang feeling ko lumilipad ako. Gumila ka ng BMW na ito. Masaya. Ano? BMW. Hindi, tricycle lang. Tricycle lang yung dinadrive ko. Gawin sa akin. Kagaya ni Benny, naglalaro pa ng basketball, oh. Nah, naglalaro pa rin ako. Pero ano, Ayan yung ano ko. Ayan yung ginagamit ko. Ayan. Ganda, naglalaro, pa din, naglalaro pa din ako pero hindi na katulad nung dati na laro natin noon. Siyempre, may edad ka na. Yung ano lang, shooting na lang. Oo. Oh, ano, labas lang. Takbo-takbo. Takbo-takbo lang. Step carry na lang. Alam, hindi na natin kayang mag-dunk eh. Hindi, kahit naman nun, hindi naman talaga. Ayan na lang yung dunk. Talaga kayo nagda-dunk eh. Naman talagang dunk. Bakit yun naalala ni Nogel? Hotdog lang yung nagda-dunk eh. Na walang dunk. Alam ko na pagka yung sobrang kahihiyan talaga, hindi mo makakalimutan. Umuwi ba tayo ng duhaan? Nanonood pa naman ni mga babae. May dalapan juice at saka mga full costume. Ano ba yan? May mga pamaypay pa, may pampunas pa ng pawis. Di ba? Kompleto. Ito. Tapos uuwi, talunan. Naging comedy. Comedy, paso sa kalaban. Pamparada lang pala kayo. Pamparada. Ate, oye, naroon ba kami na kinakot? Ha? Akala nila magaling kami. Sila sa amin, ha? Sa senior kami sumakay. Senior na tayo, junior. Senior na tayo. Pero mga naging kaibigan namin yung mga player na yun sa banda ba? Di ba, Pad? Naging kaibigan natin. Ano yun eh? Niyaya pa tayo inuman, di ba? Naalala mo yun? Eh, siyempre, nakipag-inuman kami. Lambanog yung ininom namin. Gumapang kami, pauwi hanggang balante. Grabe. Lasing na lang yun, kami. Lambanog. Oh, bait din yung mga yun. Lambanog ngayon, ano na, iba na. Sunog baga kami nung araw eh. Ako sa pa. Oh, sige, nako. Papayag ka na si Nalin. Maraming salamat sa inyo. May suggestion nga eh kung ano, magkita-kita tayo sa Pasko, mag-Christmas party tayo sa Zoom. Oh, diba? Pwede rin. Pwede kasi tayong mag-game sa Zoom. Pwede tayong... Ano, yeah, kantuhan lang, di ba? Saya eh. Nakaka-relax. Diba? Ano, may motif yung color code. Per family. Color code. Coding. Ang alin. Okay. Yung per family ba, let's say kami red. Tapos... Ah, okay. Sige. May kulay. Ayan, para masaya, no? Para masaya. Anong day sa Christmas? Madami ano tayo. Ano yung bago magpasko? Siguro, ano, kailan ba kayo libre? Kailan, ano,
bago magpasko or after magpasko? After ba? Huwag bag, ano, yung... Manghihingi ulit yan si Ate Oye ng video ng bawat pamilya. Ay, ando na, Toy. Video mo na doon para hindi ka naman... Di naman, di naman nag-submit lahat eh. Di nag-submit lahat. Di nag-submit kaya. Patuloy tayo. Kaya ako ako nakapag-submit noon. Di nga ako nakapag-submit. Maganda yung... Sabado pala ang Christmas Day. Sabado? Pasko? Oo, 25. Sabado siya. Oh. Eh, kailan yung gustong 25 gawin? 25 ng gabi. 25 ng gabi? Sabado ng gabi? Philippine time. O baka busy kayo noon. 26. Busy yun pag 24 and 25. 21, ganun. 21, 22. Ah, mga before Christmas. So, before Christmas. Oh. Pag Christmas itself, busy din ang linya dahil wala, ang wifi, mga wifi, dahil lahat nag- Before Christmas tama. Na lang. Oo. Okay. Tapos, November ano? November 1. Yung pagawing 3 para birthday ni Nobe. Ay! Ang layo pa ng Pasko, no? Di ano, one week before Pasko, mga December 17, yun. Chikahan lang, tas kanya-kanyang ano, kanya-kanyang prepare ng ano pagkain. Para magtatanungan tayo. Oh, Ireland, ano ang pagkain nyo? Parang ganun. Tas ipapakita din. Ito, niluto ko, di ba? Para sama-sama na rin tayo, di ba? Pwede, pwede. Pwede, di ba? Tas tubuan sa ano. Oh, ito. Pwede yung mga nasa balante, magsama-sama sila. Pwede. Pwede yun. Yung mga nasa balante. Tama. Oh. So, December tapos, 17. December 17. Well, okay. Pwede, pwede, pwede. Oh, tapos, mag-games tayo. Di ba? Tapos yun, ano lang, oh, kwentuhan lang na on, mga nakaraan. Di ba? Tapos, oras. Dapat mayroon leader dun sa mga balante para... Eh, si ano na yan. Si Gary na yan, siyempre. Eh, si Dipad, oh. Si D-Pad, yan, si D-Pad. Si D-Pad, oh, nandito siya. Oh. Teka, lugi tayo sa mga taga-Balanti. May inuman itong mga ito eh, habang... sigurado yun. Sigurado ito. Mas masaya yung grupo nila doon eh. Di bali, makakarating din kami dyan. Na. Kala nyo ha. Di siguro mag-set tayo in the future. Uwi tayo lahat. Yun nga eh. Mag-set tayo ng year. Mag-set tayo diba, dapat 2022, di ba? Kaso... Para safe 2025, wala na siguro si COVID nun. Hindi na mawawala. Matagal na yun, ha? Hindi, 2023. After 5 years? Hindi, 2023. 65 na ako na. 22 next year na sa akin. Siguro next year, di ba? Next year, subukan natin. Sana wala nang COVID, ha? Oo nga. Yeah. Pag wala ng COVID next year, pag hindi, 23. Di ba? Ano, Pasko? Pausod ng pausod. Hindi, Pasko tayo uuwi. Ganun. Ay, mahirap pag Pasko, Jeff. Mahirap ba? Yung mga schedule natin, mahirap. February Dabat para mura ang ano. Pwede sa lahat. Anong mura sa inyo, Lynn? Anong mura ang ticket? Anong month? Ano, mga August, September, August, September, November. Ah, yun ang mura sa inyo. Sa amin naman ang mura February dito sa US. February. Isang mahal lang, ano, December lang. Mahal December. January mahal din eh. Mga February ah, magmumura na. Okay lang. January hindi na masyado kasi pabalik na yung mga tao. Okay lang kami na February. Kaya lang kung February 2020, ano ba, 2022, ilang buwan na lang yung Jeff. Malapit so, na. Lapit na yun. Lapit na nga pala yun. Ano? O, bandang ano na. 2023 nga. O, bandang September na. October, mga ganun. O, October para birthday ni Gilad. Siya sagot ng handa. O, birthday din. Wala nang problema. O, birthday din ni Ate Oye. Birthday din ni Ate Oye. Tama-tama, nakakuha niya ng SS niya noon. Birthday din ni Gary yun. Birthday din ni Gary yun. October 5. Diba? Madami pala kayo eh. Dami. Hindi, mga ganun. September, October, November. Ajem, diba? Sagot na natin, umuwi. Alin? Ay, madali na yung pagkain. Sarado natin ang balante. Pag-isipan nyo na po yun.
Kung magkakasabay-sabay nga kayo. Oo, oh, magkukwentuhan naman natin sa December yan eh. Di ba? Para maayos natin yung schedule. Oo, pag-isipan. Ate Oye, ang tingin mo si Dilay. Baka pwedeng makasama sa atin. Kamusta na oh, si Dilay lang ha? Hindi pa nila Dilay and family. Nagpapasalamat na daw. Eh, hindi pa tumatawag ulit eh. Eh nagpapagaling pa 'yon. Sana okay naman siya. Kamo may dito, may ano, may uwi kaming hotdog para sa kanya. Oo nga, paborito niya. Hotdog dito. Ooperahan talaga siya. Hindi pala, hindi pala che-check-upin pa ano yung yeah, pa. Ano lang 'yon? Eye drop lang 'yan, Ate Hoy. Na-google, na-google na namin 'yan. Eye drops lang 'yon, kayang-kaya niya 'yon. Oo. Oh. 'Yun ang ano lang. Ano? Oo, wag na lang siya mamboboso ulit ka mo. Bilang pala lang na, no. Paalam muna kami. Ah oh, sige, sige. Ah sige. Oh, sige. Salamat ah. Salamat din. Lin, bye Lin, salamat. Thank you. Ingat. Ingat. Ingat kayo. Bye-bye. It's a December. Bye-bye. At teka, ano muna? Picture pala, picture. Picture. Oo nga, picture. Picture, picture. Dali yan, dali. Sabi mo kung hingiti na. Okay. Yun. Okay, one, what? Two, three, smile. Oh. There you go. Sige, God bless you guys. Thank you. See you sa December. Bye-bye. Bye. Merry Christmas. Ingat kayo lahat. Happy birthday, Ate Oye. Happy birthday, Kilet. Happy birthday, Noven. Oy, birthday mo happy lang. Birthday, Dipad. Happy Dipad birthday, Dipad. Happy birthday, girls kayo, ha? Oo nga. Sige, bye-bye. Bye-bye. Ingat. Bye.